Starting to record now. Okay, so for today, I'll be introducing you another theory class. Actually, three more theories for today class. So we will be starting with one of the most famous theories class na hanggang ngayon is very relevant class in the practice of nursing class. And that is the Health Promotion Model by Nola Penderglass. Okay, the Health Promotion Model by Nola Penderglass. Now, from the name itself class, Health Promotion, okay, anong nakukuha natin dito? I mean, sa tingin mo, anong focus nun? Health promotion. Sino ang mas target netong mga patient? Yung mga sick or well patients? Well patient po. Well patients. Do you agree, class? Do you agree? So, health promotion is basically targeting class patients who are well. So, basically, kaya nga siya tinawag na health promotion because literally, we are promoting health. We are preventing illness. Ayaw nating magkasakit ka, Kenneth, di ba? So we will be promoting health. So yun ang ibig sabihin nun. So si Nola Pender, basically, tinuturuan niya tayo, class, kung when we are promoting health to our patients para makapamuhay sila with healthy lifestyle, basically, ano yung mga dapat mong i-consider? So yun ang pag-uusapan natin for today with Nola Pender's health promotion model. So this is Nola Pender, class, no? Medyo short-haired siya. Short-haired lang, class. Tapos medyo may pagka-brunette, no? Red-haired, no? Hindi siya nagpakula, I think. Ganyan talaga buhok niya. Okay? Talaga, chinismis pa natin yung itsura niya, no? Anyway, so sige, kilalanin natin ng very, ano lang, no? Very short lang, si Nola Pender. Okay? Now, unlike the theories that we've talked about before, medyo may kakaiba dito because Nola Pender is still alive. Okay, wag mong patayin, ha? Okay, wag mong patayin. So, si Nola Pender is still alive. She was born in 1941 and she's still alive up to present. Okay? So, ilang taon na siya ngayon, class? Ilang taon na siya ngayon, class? Ha? Ilan na? 81? 1941. 79. I think 79, ano? 79. Okay, she is a nursing theories class, obviously. And she is known for her health promotion model. Again, class, anong focus ng health promotion? Let's promote health, basically. And if we promote health, class, are we preventing diseases? Ano ba ibig sabihin ng promotion of health, class? Kung ano man yung health mo ngayon, let's say kung wala kang sakit, we will be promoting that para mas mag-improve pa, para hindi ka basically magkaroon ng sakit. Kaya mostly, dalawang aspeto yan, promotion and then prevention. Tama ba ako? Hello, class. Halimbawa, ikaw, may sakit ka ba ngayon? Anong mas makakatulong sa'yo, class? Di ba? Anong mas makakatulong sa'yo? Yung mga medications o yung mga health-promoting activities, class? Ha? Okay. Health promoting activities. Okay? This describes the critical function of nurses in helping patients prevent illness. So, class, sa punto ng ano, sa health promotion, sa aspeto na to, mas malaki ang role ng mga nurses dito, class, no? Mas malaki role natin dito, class, as compared to other health professionals, tayo talaga yung literally dahil tayo mas madalas kausap ng mga pasyente. We have this very ano no, very unique position na magturo sa mga pasyente. Okay? So dito hina-highlight niya, class, na napakalaki ng role natin, class, to prevent illnesses among our patients, class. Paano natin 'yun gagawin, class? Okay? So 'yun yung pag-uusapan natin ngayon, class. Okay? Paano natin i-apply si Nola Pender, I mean yung theory ni Nola Pender na health promotion, okay, para matulungan natin yung mga pasyente to prevent diseases, okay? As a matter of fact, class, Pender has been named the living legend of the American Academy of Nursing. Living kasi obviously buhay pa nga siya. At the same time, alam nyo, class, ang maganda sa lahat ng health professional, ang nursing, class, ang nagpasimula ng concept that we need to promote health. Okay? Even doctors, class, I mean, when medicine started, ang primary focus ng mga doctors ay curative. Do you agree? What do you mean by curative? Ha? Pag curative, class, sino ang target patient? Okay.
Sabi ko nga kanina class na ang mga nurses ang nagsimula ng concept of health promotion. Because, you know, even doctors, hindi naman health promotion ang focus ng mga doctors eh. Diba? Ang focus ng mga doctors ay curative. Curative. Ano ibig sabihin ng curative? From the word, cure. Okay? So, anong focus ng mga doctors? Curative. Cure. Gusto nila class, pagalingin yung mga pasyente na may sakit. Tama? Anong pagkakaiba? May sakit na. Ang target ng mga doctors sa mga pasyenteng may sakit na. Do you agree? Yes. Do you agree? Pero class, sabi ko sa inyo kanina, as nurses, we are in a unique position to promote health. I-promote natin sa mga tao na itong mga dapat ninyong gawin para hindi kayo magkasakit, class. Well, hindi naman tinuturo sa atin ni Lapender kung anong mga dapat gawin. Ang tinuturo niya sa atin, anong mga dapat mong i-consider pag nagtuturo ka sa mga pasyente. Okay? Sige. Now, as a personal background class, again, she was born in 1941, August 16 class, in Lansing, Michigan, to parents who advocated education for women class. See? And una, American siya. Michigan is a state in the US. So American theorist din si, ano, si Nola Pender. Okay? And based on her background class, yung parents niya, anong trabaho ng parents niya class? Well, hindi naman nabanggit dito. Pero her parents class are advocates of education for women. Because back then class, still, there were actually ano, injustices in relation to gender. Ibig sabihin, merong discrimination pa din sa gender na ang mga babae ay, you know, hindi naturally na dapat nag-aaral kasi hindi naman din nila magagamit. Ganun yung perspective at the time. Pero her parents class were advocates class of education. Hindi, sabi ng mga parents niya, dapat nag-aaral ang mga kababaihan din. Diba? So, education for women. So, yun yung pinapromote nila. So, parang, isa yan sa mga tumatak sa, ano, sa isip ni, ano, ni Nola Pender. Kaya nga, class, daladala niya to nung naging nurse siya, class, diba? Kasi, class, ang health promotion, paano ba pinaka-best na mag-promote ng health? Is it also through education? Paano tayo nagpo-promote ng health, Mika? Do we teach patients? Ha? O, diba? Diba, anchored yun on the concept of education. Diba? So, dun niya siguro probably nakuha yung class. Alam nyo, class, her first encounter with the nursing profession was when she was 7 years old. Okay? So, naalala nyo, class, yung may mga theories tayong napag-usapan na kaya sila nag-nurse because there were incidents in their lives that inspired them to be a nurse. Tama ba yun? Tama ba yun? Merong naka-witness ng pagsabog, diba? Explosion, like Abdella. Okay, mga ganun class. Okay? Ito naman class si, ano, si Nola Pender. She witnessed the care given to her hospitalized aunt by her nurses. So, basically may tita siya class na pala na hospital. Tapos nakita niya class kung paano alagaan yung nung mga nurses yung tita niya class. And that situation led her to the desire to care for other people. Okay, her goal was to help people care for themselves. Class, I would like to highlight that. That's why iniba ko ng kulay para mas ma-highlight natin, ano? Ano daw ang naging goal niya bilang nurse? So una, na-inspire siya kasi nakita niya class yung tita niya kung paano alagaan ng mga nurses class. So parang naisip niya siguro at that time, ay gusto ko din yung ginagawa ng mga... Ibalpan ka sa bag. No? Gusto ko din gawin yung mga ginagawa ng mga nurse. So sabi niya sa sarili niya class. So eventually, she became a nurse. Pero as a nurse, what was her goal daw class? To help people care for themselves. So from the name itself class, from the description itself, it tells you na talaga simula pa lang class ng pagiging nurse, naisip niya na ang mas focus niya ay yung mga taong well so that they could care for themselves. Because you know, if you're already ill, hindi mo na kayang alagaan yung sarili mo. I mean, nabawasan na yung kakayahan mo to care for yourself. Kaya basically, this concept tells you na ang focus niya, again, ay mga well patients. Sige. Okay, survey question lang, class. I would like you to answer. Have you gone to your local centers, let's say health center, or to a hospital before? Okay, which promotes physical activities and smoking cessation programs, such as quit smoking, or mga brief interventions? Minsan, may nakita ka na bang mga advertisements na sinabi, stop smoking, let's exercise. Nakakita ka na ba ng ganon? Ha? Yes po. Ganun class. Nakalagay sa hospital, minsan sa school,
Di ba? Bakit ko tinanong? Itong bang dalawa na to ay example ng health promoting activity? Yes po. Is exercising class health promotion? I mean, health promoting activity. Does it promote health when you exercise? Yes po. Yes po. Napiprevent niya ba ang illnesses kapag nag-exercise kayo? Yes po. When you stop smoking, cessation means stopping class. When you stop smoking, are we also promoting health? Yes po. Not only by the person who stopped smoking, but also the people around him. Di ba? Kasi may secondhand smoke. Tama ba yun siya? May secondhand smoke ba? Can we affect other people if we do that? Oo, class. So these are examples of health-promoting behavior, class. Di ba? Health, these are examples. So ngayon, mahirap ba yan, class? Sabi natin mag-exercise. Mahirap bang mag-exercise? Hindi po. Hindi ba mahirap? Depende po. Anong depende? Mahirap. Mahirap ba mag-exercise? Yes. Makatamad. Oo. Ba't ka tinatamad mag-exercise? Sarap matulog. Sarap pumahiga. Ah, ang sipag niyo pala, ano, okay? Masarap mahiga kaysa mag-exercise. Exactly the point. Same thing is what is going through the mind of our patients. Diba? So, tingnan natin kung paano natin yan mako-convince. So, simulan na natin, class, ang health promotion model, class. So, as you can see, sabi dito ni Pender, Nola Pender, ang health promotion is a complementary counterpart of health protection. Because obviously, if we promote health, are we also protecting health? Diba? Yes. Parang complementary sila no, sa isa't isa. If you promote health, diba? Parang ano bibisin ng promote? Binuboost natin yung health ng pasyente, no? Do you get that? So, binuboost natin yung health ng pasyente. And kapag maganda ang health ng pasyente, sapat ba ang kanyang protection from illnesses? Ha? Sapat ba ang kanyang protection from illnesses? Yes. Yes. Diba? Let's say, nag-exercise ka. And you know, researchers have proven na ang mga taong sapat ang exercise, gumaganda ang immune system kasi maganda ang blood flow. Okay? Kaya yon. So, technically, complementary siya. If you promote health, you're also protecting health class. So, the health promotion model defines health as a positive dynamic state, not merely the absence of disease. So, nakita nyo may konting element ito ng WHO definition of health. Again, hindi lang ito basta kawalan ng ano no ng sakit. Ang pagkakaroon ng health class goes way beyond physical illnesses. Maraming iba't ibang aspeto ang ating health. Tama ba? Meron itong emotional, psychological. May ganun ba ang ating health class? Spiritual? Tama ba? And even social health class. Okay? So therefore, when we say health promotion, we want to increase the client's level of well-being. Class, do you consider yourself healthy? Right now, ha? Right now, as we talk, as we discuss. Do you consider yourself healthy? No. No. Sige, no. Bakit? Anong problema? Bakit hindi kayo healthy? Pinararamdaman ba kayo? Bakit sa tingin nyo hindi kayo healthy, class? Yung mga nag-no, bakit? May mali ba sa inyo? Wala po sa exercise. Ah, walang exercise. Pero wala kayong sakit. Wala namang may sakit dito. Okay, so sabi nga natin, class, kasi parang yung ibang tao, yun yung definition nila ng health, di ba? Pag walang sakit, akala nila okay na, di ba? Pero halimbawa ikaw, wala kang sakit ngayon, can we still increase your level of well-being, your wellness? Can we still increase that? Yes po. Oh, so yun yung sinasabi ni ano no, ni Nola Pender. Kahit wala kang nararamdaman ngayon, we can still do something. We can still improve whatever status of whatever the status of your health right now. Pwede ba natin yung ma-improve? Halimbawa, yes. Feeling mo healthy ka naman. Kaya lang medyo chubby-chubby ka, class, no? So gusto mo medyo mas maging slim yung katawan mo, 'di ba? Oh, class, I'm not body shaming. Ang sinasabi ko lang, class, is pwede pa nating mas ma-improve yan. Correct? Kung gusto mo. Tama ba yun, class? Okay, wala ka namang sakit ngayon. But can we still boost your immune system para mas maproteksyon na natin yung health nyo? Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic, class. Di ba? Napakahalaga ng malakas na immune system.
Di ba? Wala ka namang sakit ngayon, so ibig sabihin class okay naman yung immune system mo. Pero hindi natin masabi, baka, alam mo yun, mapasok ka pa rin ng virus at mag-cause ito ng sakit. Do you understand the point, class? We can still improve whatever the status of your health right now is. Mayroon pa yung igaganda pa. Do you believe that? Class, do you believe yes, that? Po. No. Yes. Okay. Yes. Yes po. So, okay. So again, paulit-ulit na yung sinasabi ko, no? So health promotion is also complementary class with health protection class. Sabi nga natin, health promotion is defined as a behavior motivated by the desire to increase well-being class. Alam nyo, napakadaling sabihin ng health promotion. Napakadaling sabihin na mag-exercise, mag-diet. Tama ba yun, Angela? Napakadali bang sabihin nun? Yung mag-exercise po tayo, kumain po tayo ng tama. Baka mamaya kahit kayo, nasusunod nyo ba yun? Ano, Denise? Ang sarap ng ice cream eh. Tama ba? Ang sarap ng ice cream. Anong kakainin mo? Ice cream o gulay? Ha, anong mas masarap? Hoy, ay, yung sumagot. Alam ko naman yung sagot. Huwag ka nang mahiya. Okay, anong sagot? Anong kakainin mo? Gulay. Woo! Talaga lang, ha? Gulay. Your face. Okay, lukoy mo, lelang mo. Okay. Ako tanungin mo, ice cream o pechay? Pechay. Ako, sigurado ako doon. Hindi ko pagpapalit yan, class, no? Favorite ko talaga yan, eh, no? So, ang punto, bakit ko sinasabing napakahirap, I mean, napakadaling sabihin, pero mahirap siyang gawin, class? Kasi, to promote health, there has to be the desire. Diba? I mean, ikaw mismo, kung ikaw yung pasyente, kung ako yung pasyente, dapat I have the desire to increase this well-being. Kasi alam nyo tayo, in general, ang mga tao, hindi lang mga Pilipino, sa buong mundo, ang mga tao, pag walang nararamdaman, they feel like they are okay. They feel like they're healthy. And if you feel like you're healthy, you won't do anything to improve that. Kasi feeling mo okay ka naman eh. Do you get that idea? Dahil wala ka nararamdaman. O bakit kita susundin? Okay naman ako eh. Tama? Kung ikaw yung nurse, sabi mo sa akin, sir, mag-exercise po kayo. Bakit pa? Eh, okay naman ako. Wala naman akong nararamdaman. Do you get that idea? So it has to start with the desire to increase well-being, class. Tama? Tama ba yung class? Okay, to increase your well-being. Yung health protection naman, class, is the desire to actively avoid illness and detect it early and then maintain functioning, class. So, mapansin mo, dito, class, sa health promotion, literally, walang sakit yung pasyente natin. We want to improve, class, their well-being. Sa health protection, class, ginagawa mo yung isang bagay to prevent diseases. Tama? Halimbawa, meron ba ditong nag-gym? Okay, meron ba ditong lalaki? Sino bang lalaki dito? Lance? Andiyan ka ba, Lance? Nag-gym ka ba, Lance? Hindi. Yes po. Ah, yes. Bakit ka nag-gym? Bakit? Ha? Ba't ka nag-gym, Lance? Hello? Lance? Hello, sir? Ba't ka nag-gym? Because? Nagpapalaman po konti, sir. You just want to improve yourself. Tama. Your physique. Opo. Tama? So, dito ka sa health promotion. Di ba? Tama ba? So, yes, ibig sabihin, yung purpose, no, bakit mo siya ginagawa? If you want to improve yourself, class, basically, that is called health promotion. Pero kung ginagawa mo siya to actively avoid illnesses, let's say, sir, kaya ako nag-exercise kasi alam ko na kapag nag-exercise ako, eh ano, magiging ano ko, no, magiging mas malakas ang aking immune system. Therefore, I'll be able to avoid illnesses or prevent illnesses. Tama ba? So nag-gym ka because you want to protect yourself. Nagigets mo yung pagkakaiba? So yung reason, ano? Yung reason, if you want to just improve whatever you have, whatever your health status is right now, that is called health promotion. But if you are doing these things because you want to prevent illnesses, di ba? Ibig sabihin, ano? You are doing health protection. Okay. Sige. So let's continue. Now, there are three areas in the health promotion model, class. Okay? So makinig ng mabuti. Ito ay mga factors that would affect kung paano natin ipopromote yung health, class. Diba? Napakagandang sabihin nito, napakagandang sabihin natin sa pasyente na
halimbawa si Anjali pasyente ko, ma'am, kain po kayo ng gulay, kain po kayo ng ganito, pakiiwasan po yung mga gantong pagkain, diba? Iwasan po yung mga matataba, iwasan po yung mga sweets, kasi po, based on history, meron po kayong history ng diabetes. So, para po mas mababa ang chance ninyo na magkaroon ng diabetes, iwasan po natin yung matatamis, katulad po ng chocolates, cakes, donuts, ice cream, diba? Parang lahat yun paborito mo, ano? Tama ba? So, sabi nung nurse, iwasan mo daw. Tama? Pero, ganun lang ba kasimple yun, class? Ganun lang ba kasimple yun? Pag uwi mo, Angela, halimbawa, galing kang hospital, tapos yun yung sabi sa'yo nung nurse, pag uwi mo, yung nanay mo may uwing, ano, Jayco, tapos may uwing, ano, mayroong tatlong magnum sa ref, sa freezer, tapos mayroong Hershey's doon sa ref, no? Okay? Sabi ng nanay mo, ubusin mo na daw kasi may expire na. Sabi mo, okay po. Kasi gusto mong kainin lahat, eh, no? So, ang punto, what are factors that would affect whether you would want to promote health or not? So, pwedeng individually, ikaw sa sarili mo, individual characteristics and your previous experiences, behavior-specific cognitions and affect, and then behavioral outcomes. Isa-isahin natin sa class. Okay? Simulan natin, class. Okay, so again, ano yung tatlong factors? Individual characteristics and experiences, behavior-specific cognitions and affect, and then behavioral outcome. So, para mas maintindihan nitong diagram na to, ang pagbasa dito ay hatiin natin siya sa tatlong column. So, ito muna, isa, and then dalawa. So, and then pangatlo. So, ang simulan natin, class, with individual characteristics and experience. So, meron tayong dalawa ditong consideration. Prior related behavior and personal factors. Sige, pag-usapan natin yung class. Okay, ano yung dalawa? Prior related behavior and personal factor. From the name itself, class, prior related behavior, class. It refers to the frequency of the same or similar behavior in the past. Okay, anong ibig sabihin ng class? Prior, before. Tama? Class, does your experience before affect what your behavior right now is? Ha, yung mga naranasan mo dati, may epekto ba 'yun sa behavior mo ngayon? Yes, sir. In relation to health? Yes, Rain, ano? Paano? Bigyan ka ng example, Rain. Okay? Nagpapa-dentist kayo? Ang pagpapa-dentist ba, ang pagpapa-check ba sa dentist ay isang health promoting behavior? Yes, sir. Dapat nagpapa-dentist kahit wala namang problema sa ngipin. Pwedeng for prophylaxis lang, panglinis, ganun. 'Di ba? Minsan kasi ang mga Pilipino nagpapa-dentist lang pag meron ng bulok, pag meron ng gagawing procedure, 'di ba? Which is wrong. Wala ka na sa health promotion, curative na 'yung habol mo. So sa health promotion, annual check-up lang, dental check-up lang, tama? So, do you often go to dentist? Yung totoo, do you go to dentist just, you know, simply for ano, dental check-up? Semi-annual. Annual. Okay. Yung iba, wala. Baka nga ang huli mong dentist class nung elementary ka pa eh. Or worse, hindi ka pa nakapunta sa dentist kahit kailan. Okay, meron akong kakilala mga ganun kahit kailan di pa napunta sa dentist. Okay, hindi ko alam kung bakit. Okay, pero ang punto, bakit? Pwede bang ganito? Sir, kaya po ayokong magpa-dentist, sabi ng pasyente. Kaya po ayokong magpa-dentist kasi po meron akong bad experience dati. Tama ba? Nung binunot po yung ngipin ko, nag-bleed po ng sobra, natakot po ako, na-trauma po ako dun sa bleeding. Therefore, dahil sa bad experience niya, hindi na siya umulit. Tama? Ngayon, anong punto? Yung kanyang past experience ba naka-apekto dun sa kanyang behavior ngayon about consulting a dentist, about visiting a dentist? Yes. Prior related behavior, class. Alam nyo, class, sa mga ganyang pagkakataon, wag natin sanang gagamitin yung mga ganyan panakot sa mga bata, ano? Halimbawa, minsan meron akong narinig na nanay, okay, tumahang ka, bahala ka, dadaling kita sa dentista. O kaya, andyan na yung nurse, bahala ka, magagalit yun. Aba, pinapanakot tayo sa mga pasyente, sa mga bata. Okay? Mm-hmm. May mga ganyang nanay, pag nakarinig ako ng ganyang nanay, pinapagalitan ko. Kasi anong nangyari, class? Pag dumadating ako, umiyak yung bata. Akala kung anong gagawin ko sa kanya. Tama?
Tama ba? Tama po. Di pa man nagsisimula yung nursing care, umiiyak na yung bata, ayaw na agad sa akin. Diba? Which is wrong. Mali yun. Ganun din class yung sa example ko sa dentist, no? Kapag ginagawang panakot, medyo namamali. So, mahirap tuloy mag-promote na mag, sige po, magpa-check yan, magpa-check kasi may trauma pala sila sa dentist. Tama? So, yung prior experience natin ay hindi na nauulit dahil hindi mo nagustuhan yung experience mo dati. Tama? Tama ba? Tama po. Ano pa, halimbawa, kumakain kayong ampalaya, sabi nila napaka-healthy ng ampalaya kasi, di ba? Ano yun? Madami siyang nutrients, okay? Lalo na kung ikaw ay diabetic, nakakatulong ito pampababa ng blood sugar. Kumakain ka ba ampalaya? Depende yes, po sa luto. Sa luto. Oh, depende sa nagluluto. Dapat yung ampalaya, sir, hindi masyadong mapait. Pero generally, madami akong kilala, hindi ko makain ng palaya. Because the first time they tried daw, hindi nila gusto yung lasa. So di ba ganun naman talaga sa buhay? Pagka naranasan mo na sa umpisa, tas hindi mo nagustuhan, uulit ka pa ba? Hindi na po. Dapat hindi na. Eh, ewan ko ba sa inyo, minsan eh, alam mo nang masasaktan ka, uulit ka pa din. Ganun ba yun, Cha? Ewan ko ba, sir? Ganun ba, Cha? Tama ba yun? Hindi po. Pero may ganun. Di ba? May ganun ba? Meron po. Oo, yun lang. Okay, pero technically, ang sinasabi ko, dahil sa bad experience in the past, pwede itong maka-apekto sa present na behavior natin. Di ba? Okra, kumakain kay okra? Yes po. Hindi po. Okay, hindi lang ako. Okay. Sa lahat ng gulay, hindi ko kinakain. Ayoko na masyadong malaway. Diri. Okay? Feeling ko dinuraan ako sa bibig, parang ganun. Ang daming laway. Okay, kaya hindi ko siya kinakain, no? Iba ako, gusto ko ako yung naglalaway, no? Ayoko yung ako yung lalawayan. I mean, sa food, no? Kaiba na naman maisip ninyo. Sa food, no? Oo, ayoko siya ng ganun. Okay? So prior related, okay? Sige. Okay, pangalawang factors class ay personal factors, okay? So this is something, kung ikaw yung pasyente ko ha, this is something within you. Personal ito eh. Di ba? Yung parang ikaw yan, class. So, parang, ano yung mga factors na kabilang dito sa personal class that will predict kung ikaw ay ikaw ay gagawa or magpe-perform ng mga health-promoting behavior. Una, biological factors. Okay, ano mga examples ng... So, meron tayong tatlo, ha? Biological, psychological, and sociocultural. Okay, halimbawa, biological. In terms of age, class. Kanino mas mas madaling i-promote ang health promoting behavior? Kanino mas madaling sino mas madaling i-encourage na mag-practice ng health promoting behavior na kumain ng tama, mag-exercise, mga bata ba o matatanda? Matatanda po. Mas bata ba? Bata. Matatanda po. Encourage. When I say matanda, yung matanda na talaga, no? Mm-mm. Mga bata po. Mga bata po. Mga bata. Encourage mga bata. Bakit? Madali silang naniniwala. Hindi yung batang bata, I mean kayo. Okay, mas madali ba kayo encourage o yung matatanda? Na mag-perform ng mga health promoting behaviors, kumain ng tama, kumain ng gulay, kumain ng mas madaming isda over meat, mas, 'di ba? Saan natin makikita yung mga ganong mga health promoting behaviors, no? Parang wala. Sa matanda. Hindi, gusto ko naman mag-generalize pero hindi, maaaring hindi to totoo sa lahat ng matanda. Pero based on observation, mas madaling mag-encourage ng mga matatanda kasi mga matatanda may mga sakit na, no? Yes. Basically, matanda. Takot na sila na lumala yung mga sakit. So, mas madali tayo mag-promote sa mga matatanda. Okay? Pero kung tinutukoy mo kanina yung mga sobrang bata kasi nauuto natin yung mga bata, pwede din naman. So, therefore, age is a factor. Tama? Ang problema yung mga kaedaran natin, class. Wow, nakikinatin, ano? Yung mga edad natin, ganyan, class. Di ba, minsan kahit anong sabihin ko na huwag mo na kumain ng ganito, kakain ka pa din, di ba? Sarap eh. Tama? Sabihin ko, bawal mo nang mag-sweets, class. Huwag ka mo nang kakain ng chocolate. Denise, huwag ka mo nang mag-chocolate. Di ba? Kahit, pwede ko naman yan sabihin sa'yo ng paulit-ulit, pero ang tanong, susundin mo ba ako? Di ba? Tama ba? Do you get my point, class? Do you get my point? Sir, ang hirap eh. Favorite ko kasi talaga mag-chocolate eh.
Bakit? Trap. Trap po eh. 'Di ba? So age. Pangalawa, gender. Sino mas matigas ulo? Sino mas mga ano, hindi masyadong gagawa ng mga health promoting activities? Lalaki, babae? Lalaki. Lalaki. Kaya ko muna aminin. Mas mahirap pasunodin sa mga... Oo. Ay, lumalaban yung mga lalaki, no? Mas mahirap pasunodin yung mga lalaki in terms of health promoting behavior, no? Tingnan mo na lang, between nanay mo tsaka tatay mo, sino mas sumusunod sa health promoting behavior? Sino mas healthy yung kinakain, walang bisyo? Nanay. Nanay. O, diba? So, yun lang. Pero, pwede naman baliktad. Depende sa case ninyo, no? BMI. BMI class. Kung mataba o mapayat class. Okay? So, sa mga matataba, o, walang body shame ito. Okay? Sa mga matataba class, anong problema class? Napakadaling sabihin na, oh, kumain po ng tama, mag-exercise. Pero napakahirap ba nun para sa kanila? Oo, napakadaming adjustment nung nagagawin eh. No? Tama ba? Parang mas madaling magpataba kaysa magpapayat. Do you agree? Opo, sir. Oo. No? Mas madaling magpataba. Plus, alam niyo ba nung college ako, mabanggitin ko na lang din, ano? Medyo mukha akong may TB. Mukha akong TB patient. Kaya huwag na kayong magtangkang maghanap ng mga lumang pictures kasi sinunog ko na lahat. Wala na kayong makikita, no? Hindi ko kasi makilala yung sarili ko, class, kaya ayoko na tingnan. Hindi, isang araw mag-upload ako. Okay. Pero ngayon, sa ngayon, hindi ko pa kaya. Pero meron. Pero ang punto, okay, in terms of body mass index, no, mas madaling mag-promote ng health sa mga medyo normal yung BMI. Pag above ang BMI, ibig sabihin nun obese. Okay? Overweight or obese. Actually, sa totoo, ngayon nga, overweight na ako, class. Mukha ba akong overweight? Baka hindi ako mukhang overweight sa mukha. Pero sa katawan ko, feeling ko overweight na ako. Kasi ang BMI ko, class, ay 19. Ang normal BMI, class, ay 18.9. Lumagpas ako ng 0.1. So I feel like I'm overweight. Okay. Pero overweight na talaga yun, class. Pubertal status. Yung teenager, class, factor ba yun, class? Nag-undergo ka ng transition. Actually, baka yung iba sa inyo nag-undergo pa rin ng transition, no? Ang dami pang nagbabago sa katawan mo. Tama ba? O tapos ka na sa period na yon? Ano bang mga nagbabago during puberty? Ha? Una, ano, tinutubuan ka na ng mga... may tumubo ba talaga? Tinutubuan ka na ng mga buhok sa kilikili. Okay, meron ka na rin mga pubic hair. Sige. Meron na kayong mga pubic hair? Meron na? Wala pa. Wala pa. Sana all wala pa, no? Okay. Anyway. Naahit po. Ay, naahit. Bakit mo naman sinabi dito, no? Binroadcast mo pang nag-aahit ka ng pubic hair. Oh, anyway. Naka-record tayo, class, at mapapanood nyo ito sa YouTube, no? Okay, anyway. Ang punto, ang sinasabi ko, maraming nagbabago sa iyo. Isa sa mga pagbabago in relation to health promotion, 'di ba? Mas nagiging active ang mga sweat glands natin. Okay? Tapos na kayo sa integumentary system, no? Tama? So, nagiging active ang ating mga sweat glands during puberty. Okay? Kaya commonly kapag ka nagta-transition into teenage period, okay? Marami akong mga na-encounter ng mga teenager may amoy, may putok. Okay, meron ka bang kaklase dati nung high school may putok? Ha? Understandably, oo, meron siyang ano, kumbaga meron siyang excuse. Kasi alam mo minsan hindi ka aware na meron ka na palang putok. Kasi sarili mong amoy yun. Totoo yun, class, no? Kapag hindi, pagka nasanay ka sa amoy mo, nagde-develop tayo ng tinatawag na nose fatigue. Alam mo yung akala ng olfactory nerve mo, normal pa tong amoy na to, ano? I mean, normal na to para sa kanya. Kasi parang okay na yun sa kanya, class. Kaya minsan, hindi natin naamoy yung sarili natin. Okay? Eh, dahil nasa transition period siya, class, okay, hindi niya pa masyadong naaalagaan yung sarili niya kasi akala niya para pa rin siyang bata. Yun pala, yung pawis niya, class, mas madami na, mas mabilis na siyang puntahan ng mga microorganism. Because naturally, if you know, class, wala talagang amoy ang pawis. Totally, walang amoy yan, class. Okay? Nagkakaamoy lang yan, class, if it is, ano,
if it is exposed, okay, sa mga microorganisms, pag nalagyan na yun ng microorganisms, yung reaction ng microorganism dun sa pawis, yun ang naglalagay ng amoy. Do you understand? Kaya nga mapapansin nyo, yung mga area sa katawan ninyo na madalas mamasama sa, yun yung nagiging maasim-asim yung amoy. Tama ba? Ano ba yung mga madalas area na mamasama sa kilikili, mga nagkakaamoy, ano pa? Singit, no? Singit. Minsan nangangasim-ngasim din yung singit. Ano? Tama ba? Minsan minaamoy akong singit, ang asim. Tama? Nakaamoy ka na ba ng singit na maasim? Ha? Ay, sabi siguro sa isip, sir, bakit mo inamoy yung singit? Sige nga, sir. Bakit mo aamoyin yung singit? Huwag mo nang alamin kung bakit. O basta class, nakaamoy ako ng maasim, no? Hayaan mo na. Pwede naman, sir. Okay. Basta yan, in short, during puberty, medyo transitioning pa kasi yung ano eh, yung period. Kaya, alam mo siya, I mean, hindi pa nila masyadong maalagaan yung sarili. Parang ikaw, di ba? Hindi mo pa alam na kailangan mo na palang mag-deodorant, di ba? Kailan ka, anong edad ka simulang nag-deodorant class para mawalay amoy sa kilikili mo class? Mga grade 8 ba? Grade 9? Pero the point is during, ano to, no? During puberty stage. Do you follow? Class, do you follow? Do you get my point? So, hindi ko na isa-isahin kasi ang dami pa eh, no? Ang dami ko ng example. Pero basically, this is personal. Meron pa akong isang example dito. An elderly person does not have enough strength to exercise. Sabi ko, madali silang i-convince na in relation to food, mas madali bang i-convince yung mga matatanda na kumain ng mas healthy, more fish than meat. Tama ba? Oo. Pero sa exercise, mahirap ba silang i-encourage? Oo, kasi mahina na sila eh. Tama? They would rather stay at home. Okay? So, mas madali sila pag food. Pero pag exercise, medyo mahirap. So, ibig sabihin, itong mga personal factors ba na ito, personal biological factors would affect your health-promoting behavior? Do you get the idea, class? Ha? Hello, class? Do you follow? Yes po. Okay. Now, what about psychological factors, class? Personal pa din ito, ha? Personal, pero psychological, class. Ano mga kasama dito? Self-motivation, personal competence, di ba? Motivation class, okay? Psychological, okay? Minsan, nahihirapan tayong gawin yung mga bagay-bagay, especially health-promoting behavior, kung hindi masyadong malalim ang motivation natin. Tama? Tama ba yun, class? Do you agree? Yung ang tanong dito, it will boil down. Di ba sabi ni Lance kanina, gusto niya, di ba Lance, sabi mo, nag-gym ka kasi gusto mo mag-improve yung physique. Bakit mo gusto mag-improve yung physique mo, yung itsura ng katawan mo? Meron ka bang pinopormahan, Lance? Nasa tingin wala mo, video, mas magugustuhan ka kapag, ano, pagka mas malaki yung katawan mo, halimbawa. Pero may mga ganun ba ang motivation? Opo. Di ba? Meron akong kakilala, kaklase ko nung high school class, ganyan yung motivation niya, class. Sabi niya, kasi ano siya, ang tawag doon, na-busted. Kasi sabi, ang payat-payat mo, mukha kang palito. Sabi nga sa kanya. So, sabi niya, tumatak daw yun sa isip niya. Parang pinangako niya sa sarili niya na darating ang araw. Diba? Sasabihin ko sa iyo, who you? Who you ka sa akin? Ganyan, diba? Literally. Diba? Yung sasabihin mo, ito nga pala yung sinayang mo. Diba? Ganon. Diba? May paghihiganting na gaganap, di ba? So yun yung motivation mo. May ganun ba, class? Kaya ka nag-improve ng diet, kaya ka nag-exercise because gusto mong mag-improve yung itsura mo para bukod sa naging healthy ka na, di ba? Mas magiging attractive ka na. Yung confidence mo mas magi-improve. Tama ba? Tama ba? Hello? Tama ba ako? Opo. O kamukha ng babaeng ito dun sa example ko, no? Okay, a woman believes that eating low carbohydrates diet will help her lose weight. Di ba? So, okay, karaniwan class, halimbawa, sabi dito class, naniniwala yung babae class na ano daw, na kapag hindi siya kumain ng mga, ano, ng mga carbohydrate-rich food, papayat siya. Naniniwala din ba kayo doon? Ano ba yung mga carbohydrates, mga rice? Hindi ka magkakain ng rice. Bread. Wala ka bang mag-lose ka ng weight? Yes. Oh, class.
psychological factors class, no? So yung motivation natin class, una, bakit mo yan gagawin class? Kasi syempre itong babaeng to gustong magbawas ng timbang. Okay, hindi natin alam kung bakit gustong magbawas ng timbang, pero basically this is a psychological factor class. Okay? Okay, at panghuli sa personal factors class ay socio-cultural. Okay? So this is about race, ethnicity, acculturation, education, and socio-economic status class. Okay? So race, mga lahi class, may mga ano kasi, may mga lahi talaga class na mas prone sa isang particular na sakit. Tama ba kayo? Tama ba yung class? Based on, let's say based on diet. Yes po. Mm-hmm. Halimbawa class. Alam niyo ba class na ang mga Chinese, maraming hypertensive sa mga Chinese. Bakit? Mahilig ba sila sa maaalat? Ha? Alam niyo ba class na mahilig sila sa soy sauce? Sa kanila nag-originate yung class eh, paggamit ng toyo. Apo. Tama ba? Okay? Gumagamit ba kayo ng toyo? Apo. O ikaw yung may toyo? Mga girlfriend na may toyo class. De joke lang. Personal ba yan, sir? Medyo lang. Okay? Ang point class is, toyo, eh, maalat din class eh. Mahilig ba? Napansin nyo, karamihan ng mga Chinese food may soy sauce. Napansin nyo ba yun, class? Apo. Or kung walang soy sauce, at least sinasawsaw sa may soy sauce. Tama? Apo. Mm-hmm. Ganun kasi mga Chinese food, no? So, anong mas, isa sa mga race na medyo healthy ang diet? Japanese siguro, no? Kasi alam nyo, class, pagka nagpunta kang Japan, yung mga pagkain nila, class, literally, palaging laging may gulay. Kahit prito lang, class, may gulay siyang katabi. Kung nakakain ka sa mga Japanese restaurants, class, palaging may kasamang gulay na side dish yung mga food, no? Parang Korean. Actually, Korean food is also healthy. Tingnan mo, pagka nagsangyupsal kayo, class, meron silang laging kasama mga side dish na gulay din. Di ba? Ang Pinoy, healthy bang diet? Hindi. Ang Pinoy, mahilig din sa maalat, sa mga malalasang pagkain. Tama? Mahilig tayong gumamit ng mga seasoning, correct? Correct? Yes. Name it, class. Asin. Kung ayaw ng asin, betchin. Eh, parang yung sodium. Nakakataas yun ng BP. Di ba? Kung di man ng ganyan, class, pag magtabang yung pagkain, huwag kang mag-alala, makahabol yan ng patis. Tama ba? O kaya, bagoong. Lahat ng napili mo, maalat, class. Do you understand? So, it's cultural. Okay? Socio-cultural. Kasama din dito, class, is education, kung nakapag-aral ba ang isang tao. Class, ayaw natin na mag-discriminate. I mean, ayaw kong sabihin na kapag hindi nakapag-aral, hindi nila kayang mamuhay ng healthy. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Okay? Ang ibig nating sabihin, siyempre, pag hindi nakapag-aral, medyo mababaw yung understanding about healthy lifestyle, about health promoting behaviors. Tama? Pwede mo naman silang turuan actually, pero factor yan, class. At panghuli dito is socio-economic status. Okay? When you say economic, class, it always involves finances. Pera. Okay? Class, pag wala bang pera, class, would it affect health promoting behavior? Yes. You cannot afford a variety of food choices. Yung parang wala kong choice, ito lang kasi afford mo. Halimbawa, ako nurse, tapos si Cha yung pasyente ko. O Cha, sabi ko, ang turo ko sa'yo, ma'am, kain po kayo palagi ng gulay, ano? Lagi niyo pong isasama sa meal ninyo na meron po kayong gulay, tapos meron pong meat, diba? At palagi pong may water. Aba, kagaling mong mag-advise, ano? No? Tapos pag-uwi sa bahay, siyempre yung pasyente mo, oo lang siya ng oo. So si Cha, oo lang siya ng oo. Pag-uwi sa bahay, class, ang ulam, noodles. Eh, ang pera lang, 10 piso eh. Yun lang kayang bilhin ng 10 piso. Do you get my point? Ang naturuan natin siya, pero alam mo yun, class, wala siyang choice eh. Kasi ito lang yung kaya ng budget niya. Kahit gusto niya, class, kumain ng mga mas healthy, wala siyang pambili. Diba? Mahal bang mag-diet, class? Napansin niyo ba yun? Oo. Mas mahal mag-diet sa totoo. Mahal po. Yes po. Kaya nga, class, no? So again, okay, balikan lang natin, class, no? Ang pinag-uusapan natin ay individual characteristics and experience. Lahat ba yun patungkol sa sarili natin? Itong column na to, lahat ba to patungkol sa sarili natin? Prior related behavior, yung mga naranasan natin before, yung mga experience natin before.
personal yes. factors such as biological, psychological, and socio-cultural. Let's go to the next column, class. Okay? Let's go to the next column. Behavior-specific cognitions and affect. When you say cognition, ito class yung laman ng isip mo. Ito yung tumatakbo sa isip mo habang ginagawa mo yung isang health-promoting behavior. Do you follow? Hoy, cognition, yung tumatakbo sa isip mo. Halimbawa, nag-exercise ka, Lance. Habang nag-exercise ka, anong laman ng isip mo? Anong tumatakbo sa isip mo? So, yun yung cognition. Do you follow, class? Hello? Yes, habang kinakain mo yung healthy food, anong tumatakbo sa isip mo? Okay? And then, kasama din ay affect. Class, when you say affect, class, hindi to affect ha, iba yung salitang affect. This is affect. Affect means, ano? What does it mean, class? Feelings. It means feelings, class. Habang ginagawa mo yung health-promoting behavior, anong nararamdaman mo, class? Okay? So, this is about cognitions and this is about affect, class. Okay? So, behavior specific. Unang aspeto, perceived benefits of action. Class, mas gagawin mo yung isang health-promoting behavior pag nakikita mo yung benefit ng action. Di ba? Pag meron kang tinatanaw na benefit, mas motivated ka to do the action eh, to do the activity. Tama? Halimbawa, okay, yung babae, medyo chubby-chubby. Okay? Sabi niya, okay, ayan, no, I will be exercising to have a beach body for a summer vacation. O, di ba? Kasi malapit na daw mag-summer. Halimbawa, di ba? So, syempre, yung mga babae gustong mag-swimsuit pag-summer. Parang syempre sa karamihan nahihiyang mag-swimsuit kapag ka medyo may mga nakalawit na mga bilbil ganyan, 'di ba? Tapos pagka nagsuot ng swimsuit eh 'di ba, nakakaumay sa iba. Ang ibig kong sabihin, okay, mas magiging successful ba siya pagka tiningnan niya yung benefits? 'Di ba? I mean, kapag sobrang gusto niya talaga class na mag-swimsuit pag summer na. Diba alam niyo yun, mas ano siya eh, mas nagiging motivated siyang kumain ng tama, mag-exercise, 'di ba? Tama ba ako? So ikaw din class, pag nakikita mo yung benefit sa isang action, mas lalo mo ba yung pagbubutihan? Mas lalo mo ba yung gagawin? Ha? Oo. So yun din yung gusto nating ma-realize sa pasyente. So tingnan niya, ano sa tingin niya yung mga pwedeng niyang maging benefit pagka ginawa niya tong mga health promoting behavior class. Okay? Do you follow? Benefits of action. Okay, another class is perceived barriers to action. Ito class, yung mapapala niyang benefit. Ito naman, barriers. Minsan class, alam naman natin yung benefit. Alam naman natin yung benefit. Halimbawa, pag kumain tayo ng tama, tawag dito, magkakaroon tayo ng beach body, ganyan. Pagka nag-exercise tayo, magkakaroon tayo ng beach body, something like that. Okay? Pero meron bang minsan hahadlang? Ha? Kaya hindi mo siya magagawa. Hello? Hello? Meron po. Ay, meron. Yes po. So, meron po. Tinutukoy nating perceived barriers to action. Whether this is real or imagined barrier, it will block class, okay, the idea of doing the health-promoting behavior. For example, di ba? Ang mga, ito example ko dito class, ang mga pregnant women class, required ito na magpa-check up. Di ba? Is that health promotion to protect the baby and to promote health of the baby at saka ng mother? Di ba? Yes. Napakahirap class paanakin kapag ang pasyente ay walang prenatal check-up. Tama ba yun, Relibet? Yes, sir. Hindi mo alam kung may problema ba itong nanay na to. Di ba? Mamaya, gustong manganak ng normal. Pagkapa mo, transverse pala yung bata, ano? And other things, di ba? So, hindi siya pwedeng manganak ng normal. Nakahiga ba naman yung bata? Eh, paano papaanakin yun? Una, kamay? Nakakatakot naman yun, ano? So, hindi siya pwedeng manganak ng normal in that case. No? But do you get my point, class? Okay? Dapat nagpapacheck. Eh, kaya lang itong nanay na to, so alam niya na yung benefit. So, ang benefit, pag nagpacheck yung nanay, healthy si baby, healthy din si mommy. Walang complications. Tama? Pag walang yes. complications, mas mura ang gastos. Kasi normal kang manganganak eh. Wala kang complication. Tama ba? Hindi ka gagastos. So sana kung yun nakita mo, dito ka sa perceived benefits of action. Kaya lang, anong sabi dito?
yung nanay hindi nagpupunta sa center. Bakit? Anong barrier? Malayo sa malayo. Center. Napakatamad namang nanay neto. Yan yung mga nakabwisit na pasyente, we, no? Ayaw sumunod. True. Ha? Yes. Wala. So, yun, barrier. Kaya class, minsan, sa health promoting behavior, medyo nakaka-frustrate minsan. Nakaka-frustrate. Kasi tinuruan mo naman. Pero, ano mo yun? Ganun pa din. Hindi sumusunod. Kaya nga class eh. Diba? Tama ba? O yun class, diba? Barriers and benefits. Okay? Sana class, mas na-appreciate natin yung benefits class. Okay? Yung barriers class, i-recognize natin pero sana malagpasan natin yung mga barriers class. Okay? Minsan naman ang barrier, hindi mo lang talaga alam yung tamang gawin. Minsan, yung lack of knowledge is also a barrier. Tama? Tama ba yun? Tama ba yun, class? Yes po. Class. Halimbawa, class, how do you prevent UTI? O, bigyan ka ng isang tip, class. Alam nyo, class, sa anatomy, unahan ko na si Sir Hansel nyo, kaya si Sir Jervis ninyo, ano? Okay? Sa anatomy, pagdating nyo ng reproductive system, meron tayong tinatawag na urethra. Okay? So, halimbawa, kidneys, ito yung kidneys, ito yung ureters, okay, ureters, and then bladder, ito, ang bladder, class, yung pantog. Ito yung bladder, tapos ito yung urethra. Sa urethra, class, lumalabas yung ihe. Naintindihan niyo ako? So, gagawin niyo ng kidneys, maiipon yan sa bladder, tapos ilalabas mo yan sa urethra. Okay? Now, alam niyo ba, class, na mas common ang UTI among women, among girls, actually? Yes, yes. Okay? Unang dahilan is anatomical. Mas maigsi kasi ang urethra ng mga babae kaysa sa lalaki. Okay? Sa babae, mga ano lang yan, mga 3 inches lang yan, averagely. Sa lalaki, class, pwede ito, mga 5 to 7, 'di ba? Minsan 8. Kasi syempre mahaba, no? Well, depende daw sa lahi iyon, ano. 'Di ba? 'Di ba? Yung urethra, sir, hanggang tuhod, ang haba naman, sir. Okay, grabe naman 'yun, class. Okay? Pero hindi 'yun ang dahilan, class. Ang punto, pero kasama 'yun, class, kasi totoo, mas mahaba ang urethra ng mga lalaki kaysa sa babae, kasi yung sa babae paglabas ng urethra, 'yun na 'yun, class, eh. 'Di ba? Sa lalaki may lawit pa. Kaya mas mahaba ang urethra. At alam nyo ba, class, itong distal urethra, distal, yung mas malayo yung urethra, distal, pag distal, mas malayo. Proximal yung mas malapit. Okay? Yung distal urethra, marami dyang bacteria. Kaya, class, kapag yan, pag hindi ka umiihi ng regular, makinig ka ng mabuti, pag hindi ka palaging umiihi, okay, pinipigilan yung pag-ihi mo, totoo yun, pwede kang magka-UTI. Kasi, okay, di ba may bacteria dito sa dulo? Tama? Tama? Pag hindi ka umiihi ng regular, class, umaakyat yung bacteria na yan, class. Mm-mm. Normal yung bacteria na yan, ha? Hindi siya normal pag nakarating siya sa ibang lugar. Tama ba? Okay? Pag hindi ka umiihi, nakakaakyat siya. Pag umiihi ka, na-flash out ba siya? Naiihi mo? Ha? Hello? Yes po. Dapat turuan natin yung mga tao. Huwag niyo pong pipigilan yung pag-ihi niyo. Okay? Umiihi lang po kayo kung kailan niyo kailangan umiihi, class. So that's one way to prevent. Pangalawa, ang pinakamadalas problema ko sa mga babae na yan, class, is hygiene. Hygiene, class. May maraming babae hindi marunong maghugas ng caps. Di ba, Lance? Di ba, Eric? Okay, marami bang babae hindi marunong maghugas? Ha? Yes po. Yes. Pag-abis ka naman, kala mo naman, alam mo talaga, no? Okay. Anong yes. Sabihin nun, ha, Eric? Okay? Alam nyo, class, o girls, kung di nyo napapansin, there are 3 major na butas dyan sa inyong perineum. Okay? Minsan ba tinitingnan mo yan, siya? Minsan ba tinitingnan mo ba yung perineum mo? Ilan butas dyan? Yung mga napapansin nating butas. Sa totoo, alam mo ba merong 7 butas dyan? Pero yung nakikita natin, 3 lang. Tatlo. Tama ba siya? Ano yon? Una, syempre yung puwet mo. Kasama sa ano yung premium mo. Puwet. Butas ng puwet. Tapos vagina. Vagina. Yung vagina kung saan ka nireregla. At kung saan nakikipag-sex. Okay. At yung nasa taas nun, class, ay urethra. Doon ka umiihi. Normally, pag tiningnan nyo, girls, okay, nasa ilalim yun ng clitoris. Nasa ilalim ng tinggel. O mamaya, tingnan mo, ha?
Okay? Gamit ng... Kuha ka ng salamin, itapat mo dun sa salamin, at tapos observe mo. Okay? Pag di mo makita, tawagin mo ko, tutulungan kita. Okay? Para makita mo, ituturo ko sa'yo. Okay? Sira ulo, kaya mo na kaya. Muna akong tawagin. Ano, video call tayo? Sir, alin dito yun, sir? Sir, alin dito? Ituro mo nga sa akin, sir. Okay, anong point ko? Okay? Mas maganda sana kung may action ng kaya lang. Hindi ko mapakita, half body lang ako eh. Okay? Sir, naka-record ka, sir. Oo nga, okay lang. Okay? It's for educational purposes. Diba? Yung puwet nandun sa dulo. Class, ano dapat ang tamang paghuhugas? O girls, makinig kayo ng mabuti. Okay? Pag naghuhugas kayo ng ano, perineum, ang concept natin dito from cleanest to dirtiest. Okay? Dun sa tatlong butas, what is dirtiest? Yung puwet, yung vagina, o yung urethral orifice? Puwet. Yung puwet po. Puwet. Okay? Ang problema, mayroon ako mga nakikitang mga babae, pag naghugas, class, una puwet, papunta sa... Pabalik. Mali yan, class. Diba? Bakit ganun ka maghugas? Ano ba laman ng puwet? Tae. Ang tae ba madaming bakterya? Yes. Ha? Yung puwet mo madaming tae, tapos di nalang masakits mo. Sabi mo dun sa bakterya, tara, sakay na. Sabi mo. Mali, class. Ano dapat ang tamang paghuhugas, sir? So dapat, cleanest to dirtiest. So dapat from front to back. Back. Di ba mas malinis yung front? Yes. Mas malinis ba yung front? Yes. So, class. So dapat from front to back. Pabalik ang, ano mo, ang paghuhugas. Kasi pwedeng mag-contribute yon para magkaroon ka ng UTI. Kasi yung bacteria, dinala mo pa sa urethra mo eh. Tama? So that's another thing. Hygiene, class. Front to back dapat ang paglilinis. Do you understand? Ha, Denise, naintindihan. Alam na kung paano maghugas. Ha, Angela? Tama ba? Tama ba? Naintindihan nyo ba? Okay? Next time, magde-demo isa-isa. Okay? Lalaki yung mata nyo. Talaga, sir? Gusto nyo ba? Ade, joke lang, class. Biro lang. Okay, class. So, yun, class, no? Minsan, yung lack of knowledge, yung lack of information, class, yung nagiging barrier. So, dun papasok yung role natin. Turuan natin ng tama ang mga pasyente. Okay? Another is perceived self-efficacy. Pag sinabing self-efficacy, kaya hinighlight ko dito, it means capability. Self-efficacy. Sa Tagalog, itong ibig sabihin yan. Okay? Ano sa tingin ng pasyente sa sarili niya? Kaya niya ba? Halimbawa, diet. O, Angela, halimbawa si Angela yung pinutukoy natin. Do you perceive that you have the ability to submit yourself to a diet therapy or to lowering class food intake para pumayat halimbawa? Ang tanong, ibig sabihin nun sa sarili mo, ang tanong doon, kaya ko ba? Di ba? Yun. Nagigets yung ibig kong sabihin? Nagigets yung ibig sabihin ng self-efficacy? Ang tanong dito, kaya ko ba? Naniniwala ba ang pasyente na kaya niya yung tinuturo mo? Kaya niya bang magbawas ng pagkain? Kaya niya bang mag-exercise? Kaya niya bang mag-quit ng smoking? Do you get the idea, class? Pero class, kanina ito patungkol sa pasyente pa din eh, di ba? Ultimately, siya lang nakakaalam yan kung kaya niya, class. Tama ba yun, class? Kaya ko ba? Okay. Kamukha na ito, class. Kung sanang iisipin lang ng nanay na kaya niya, tingnan mo yung example ko kanina. Di ba yung kanina, ang barrier niya, class. Ano yung barrier? Malayo kasi yung center. Tama? Tama ba? Malayo yung center. Pero class, sa self-efficacy, kung iisipin niya class na kaya niya, tingnan mo to, a pregnant woman highly values her baby. Sobrang mahal na mahal niya yung baby niya at ayaw niya may mangyaring masama sa baby niya. Dahil doon class, kinaya niya bang pumunta sa center kahit malayo? Yes. Kaya niya. Diba? The word is self-efficacy. Diba? Kaya nga class, this self-efficacy influences perceived barriers. Okay? Kaya mo bang lagpasan yung barriers, class, pag inisip mo na kaya mo? Ha? Hello? Yeah. Kaya mo bang lagpasan yung barriers pagka inisip natin, class, sa self-efficacy na kaya natin siyang gawin? Ha? Hello? Kaya ba? Kaya. Kaya mo bang mag-exercise? Kaya ba?
Kaya po. Hindi ako sure, sir. Pero sige, sasabihin ko muna sa ngayon, sir, kaya ko po. Oh, yun ang ibig sabihin ng self-efficacy, no? Isang word lang ang tinuro ko sa inyo. Capability. Kakayanan. Kaya ko ba? So, tatanungin niyo yung sarili niya, kaya ko ba to? Okay? Sir. So, gusto mo kumanta pa yung pasyente. Jumbo, hotdog. Diba? No? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Okay? So, parang ganun klase, no? Self-efficacy. Okay, kaya ko ba? Kaya ko ba siyang gawin? Do you follow? Do you follow? Self-efficacy. Next, activity-related affect. Again, ano yung affect? Affect. Ano yung affect? Ano yung affect? Feelings. Feelings. Feelings class. Okay, ano yung feelings class? Nararamdaman mo. So, ibig sabihin, habang ginagawa mo yung activity, anong nararamdaman mo? Pag positive ang nararamdaman ko, class, is it likely to that I will be doing that again? Yes po. Okay. Pag negative yung nararamdaman ko habang ginagawa ko siya, uulit pa ba ako? Malabang? Hindi po. Hindi. If you felt good after mong gawin yung class, malaki yung chance na ano, ulitin mo siya. Kamukha nito, a woman felt good about herself after working out in the gym. Diba? So makikita nyo class, okay, may mga ano, may mga tao kahit hindi woman, kahit lalaki, yung parang after mo mag-workout, pagtingin mo sa salamin, nagugustuhan mo yung nakikita mo. 'Di ba? Pumunta ako sa salamin class, nakita ko meron na akong mga malaki na yung biceps ko, 'di ba? Yung pectoral muscles ko, prominent na din, 'di ba? Tama? Tapos nagkakaroon na ako ng mga abs dahil nagustuhan ko yung nakikita ko. Sa tingin mo ulit pa ako mag-gym? Ha? Class, uulit pa ba ako? What do you think? Ako. Yun, pag positive yung feeling, uulit. Ikaw ba lang, sagugustuhan mo ba yung nakikita mo at nararamdaman mo pag tinitingnan mo yung sarili mo after working out? Yes po, sir. Oo, di ba? So yun yung sinasabi natin, yung feeling that is associated to the activity class. Pero paano pag negative? Meron akong mga kakilala ganito, gustong magpapayat. So ang ginawa niya class, itong maling-mali, huwag niyong gagawin, nagka-crash diet. Alam niyo yung crash diet? Yung mabilisan. Ibig sabihin, class, kung gusto mag... Ang ginawa niya, gusto niyang pumayat, class. Okay? Crash diet, hindi talaga kumain. O, papayat ka talaga, pero mamamatay ka na. Hindi naman patay agad, class. So, hindi siya okay. Huwag niyong gagawin yung class. Yung tipong nahihilo ka dahil hindi ka kumakain. Nahihilo ka, class. Minsan, nahimatay ka pa. Ganon, malata ka. Kasi hindi ka kumakain eh. Papayat ka nga. Pero gusto mo ba yung pakiramdam na ganon, class? Gusto mo yung ganun pakiramdam na pumayat ka nga pero hirap na hirap naman yung puso mo. Yung kalooban mo, yung katawan mo, class, hindi kinakaya. So, hindi okay sa'yo yung pakiramdam. Sa tingin mo, magda-diet ka pa ulit sa susunod? Kapag ganun yung naramdaman mo, malamang hindi na, no? Kasi negative. Tama ba, Joy? Ha? Oo, di ba? So, depende ito sa nararamdaman natin kapag ka tayo ay gumagawa ng mga health-promoting activities, class. Okay? O, inaintindihan nyo ba ako? Halimbawa, isang linggo kitang pinakain ng gulay, okay lang sa'yo? Would you feel okay? Okay? Kung mahilig ka sa chocolate class, dineprive kita ng chocolate. Diba? Ang nangyari, na-miss mo lang yung chocolate. Parang kanin. Hindi ka kumain ng kanin class. Pero hindi mo pala kaya. Isang linggo lang mong ginawa, pero after 1 week, wala na. Bumalik ka din sa kanin. Aba, ang ginawa mo class, nagpa-miss ka lang sa kanin. Diba? Eh nung na-miss mo, lalo kang dumaming kumain. So yung diet mo nabaliktad. Diba? So again, the health promoting behavior might be related to the affect, yung nararamdaman natin during, before, during, or after doing the behavior class. Tama ako? Diba? Nakaka-boost ba yun ng self-efficacy pag maganda yung feeling? Diba? Isip, pagka natuwa ka sa resulta, nabubus ba yung self-efficacy? Ayun pala, kaya ko pala. Di ba yung self-efficacy? Kaya ko ba to? So nakita niya class positive yung resulta, yung nakita niya class na maganda sa pakiramdam niya yung nakikita niya class, mas lalo ba siyang ano, mas lalo niya bang naisip na kaya niya pala? Tama? So in all likelihood, uulitin niya yung class. Okay? Now, let's talk about interpersonal influences. Now, yung mga health-promoting behaviors, can we be influenced by people around us, by the people around us? About diet, about exercise, about
stopping to ano to ano or to quit smoking, yung mga ganun class, can we be influenced by the people around us? Okay. Ha? By other people, kaya nga to interpersonal class eh. Opo, sir. Oo. So ano-ano yung mga influences na yun? Halimbawa, norms. Norms are expectation of significant others, class. Tama? Ang mga tao sa paligid natin may expectations din sa atin. Tama ba 'yon? Tama ba 'yon? Actually, not only our significant others, the society has expectations din sa atin. Tama? Halimbawa, the concept of sexy. The society has dictated us na para masabi na sexy ka, class, which is our definition of healthy among women, class. Dapat ano ka, slim. 'Di ba ganun 'yung nakikita ng society ng mga tao sa paligid natin? Tama ba 'yon? Tama ba 'yon, class? So ikaw sa kagustuhan mo na maging sexy, ano ginawa mo? Nag-diet ka nang nag-diet and so on hanggang sa magmukha ka ng tikling. Nagmukha ka ng ting-ting, class, sa sobrang pag-diet, class, which is not healthy anymore. So ang punto lang, class, kaya mo 'yung ginawa because this is dictated by the norms, by the expectations of the people around us, or by the society itself. Tama ba 'yun, Sam? Do you understand? Do you understand, okay, Sam? Oo, ano? So ganun siya, class, no? Yung mga expectations sa atin minsan nakaka-apekto 'yun, class. Now, we can also be affected by our social support system, class. Okay? They can be instrumental and emotional. Okay, nakaka-boost ba 'yun ng ano, ng moral kapag tayo ay may kasama? Halimbawa, class, pag nag-gym, Lance, pag nag-gym ka ba, mag-isa ka lang? O mas okay mag-gym ng may kasama? Mas maganda po may kasama. Diba? Okay, ganun din sa lahat, class. Parang sa mga babae nga, minsan nakikita ko eh, pagka nag-workout, diba? Gusto magpapayat, tapos sabihin nila, ano ba, hirap na hirap ka na. Gusto mo na talagang pumayat, pero pagod na pagod ka na, nahihirapan ka na. Sabi nung kasama mo, sige lang, i-cheer ka niyan. Kaya mo yan, kaya mo yan. Diba? Kaya mo yan, kaya mo yan. Ganun. Di ba parang nakakaano siya, nakakatulong siya. There is emotional encouragement. Tama ba 'yun, class? Do you follow? Hello. Okay, class. Kaya lang alam niyo minsan sa gym napapansin natin pagka nag-workout, yung mga tao mga ningas kugon lang. Alam niyo ningas kugon, tapos simula lang magaling. Tama? Di ba mga siguro halimbawa, nag-gym ako ng January first week. Okay? Second first week, ano kami, 100 kami. Second week, 80 na lang kami. Third week, 50 na lang. After a month, 10 na lang kami. No? Totoo ba 'yon? Nangyayari ba 'yon, class? Paubos ng paubos kasi maaring ano, I mean, itong mga factors na sinasabi ko, 'yan yung mga factors that could have hindered them from continuing working out, no? Or for continuing to work out, class, hindi nila napagpapatuloy. Baka kulang ng emotional support. Okay? So, kung meron kayong mga kakilala na kapamilya na gusto talagang mamuhay ng healthy, i-cheer nyo lang sila palagi. Kaya nakakatulong yun. Or modeling. Ano ibig sabihin ng modeling? Meron kang ano, meron kang peg sa English. Di ba sa English, meron. Pag sinabing peg, parang yun yung gusto mong ma-achieve. Tama ba? Tama ba? Na kaya mo ginagawa yung isang bagay kasi meron kang peg, may minomodel kang behavior. Tama ba? Tama. Oo, class. No? So, yun, class. Kasama din yun sa pwedeng maka-apekto sa'yo. Sino-sino itong mga taong tinutukoy natin? Could it be our families? We are influenced by families, class? By friends or peers? And, of course, tayo as healthcare providers. Okay, nung ginagawa ko tong module na to, naalala ko yung nanay ko, class. Okay, yung nanay ko kasi dati nasa bahay lang yun palagi. Nananahi yun, eh, class, nagbuburda-burda. Okay? Nananahi lang siya. So, my fear before was may history kasi kami ng hypertension. Kapag walang activity, okay, magkakaroon siya ng hypertension. And true enough, nagkaroon nga siya ng hypertension. Okay? So, okay, ang isa sa mga advice, okay, bawasan yung mga bawal na pagkain, bawal maalat, bawal matataba, sumunod naman, class. Tapos yung isa pang ano, health promoting behavior, sabi ko mag-exercise because it helps regulate blood pressure. Class, sa edad niya mahirap na mag-regulate, medyo mataba pa yung nanay ko, class. Okay? Medyo matabain yung pamilya namin kasi. Malalaki masyado ang suso ng pamilya namin, class.
As in literally, no? Pati yung kapatid kong babae na kaedad nyo din class, no? Talagang yun ang bentahe nila class. Mga pinagpala sa babaeng lahat. So feeling niya medyo off, mahirap mag-exercise. Di ba pag malaki yung dibdib mo, mahirap mag-exercise. Pasensya ka na kung hindi ka makarelate, ano? Pero ganun kasi yung reality. Okay, ang punto, so I encourage my mother class na mag-exercise. And at that time, usong-uso yung Zumba. Sige, sabi ko, sige, mag-Zumba ka. Mag-Zumba ka. Tapos sabi niya, ayoko, nakakayang sumayaw, di ako marunong. Pero eventually, nag-Zumba naman siya. Bakit? Bakit? Kasi kasama ang mga kumaring niya class. No, ang mga friendship niya class kasama. Okay? Alam niyo ba, after niyang maranasang mag-Zumba, siguro nag-enjoy. Aba, ngayon, araw-araw nag-Zumba class. Pag hindi nag-Zumba, mainit ulo. No, mainit ulo pag di naka-Zumba. Well, ako, at one point, okay na lang din. Ano? Okay naman siya kasi exercise naman yun. Hindi naman masama. Di ba? So again, ang punto, anong nag-trigger sa kanya class para mag-exercise? Para gawin yung exercise? Friends. So sometimes, we do help promoting behaviors because we are influenced by the people around us. Do you follow? Do you follow, class? Okay. Sige. Now, sometimes we're also influenced by situational. Okay? By the situation itself. Okay? So this involves personal perception and cognitions of any given situation, class. Okay? So ibig sabihin, yung sitwasyon kung nasaan tayo ay maaring maging factor whether gagawin mo o hindi yung isang activity. For example, anong example ko ng situation na maaring makaapekto whether mag-exercise ka o hindi? That scorch hot environmental temperature makes it difficult for a person to exercise. Totoo ba yan, class? Mahirap mag-exercise. Napakatirik na tirik yung araw pag zuzumbahin mo ako. Tama? Tirik na tirik yung araw at yung mag-exercise. Okay? Napakainit. Sabi niyang ganun. So, anong ibig sabihin? Dahil dun sa environmental, sa situation na yun, class, hindi na siya nag-exercise. Tama? Tama ba yun, class? Hello? Tama ba yun? Mm-mm. Okay. Situational influences. Ayan. So, tapos na natin, class, yung pangalawang column. Nandun na tayo sa pangatlong column. Okay? Una dito is commitment to action. Class, everything here boils down to commitment. How committed are you na ma-achieve yung healthy behavior na yun, class? Diba? Commitment, class. Class, ang pag gagawa ba ng mga health promoting activities, class, nangangailangan ng commitment. Kasi mahirap siya sa simula. Di ba, Lance? Napakadali lang sabihin na mag-gym ako. Pero pag nahirapan ka na, pag naging sore na yung katawan mo, malamang sa malamang, tumigil ka na. Tama? Yes po. Di ba? It requires commitment. Gusto mo ba talaga yan, class? Gusto mo ba talagang sumeksi? Gusto mo ba talagang mag-lose ng weight? Di ba? Yun yung pinakamahirap sa ibang mga pasyente na nakikita ko, no? Mag-lose ng weight. Mahirap ba mag-lose ng weight? Discipline talaga yan, class. No? Commitment. Kung gustong-gusto mo talaga, gagawin mo yan, class. Kahit napakahirap. Mahirap mag-diet, class. No? Lalo na pag yung chan mo sanay kumain ng punong-puno, yung stretch na stretch ba yung stomach mo? Ganon. Nasanay siyang ganon, class. Masyadong madaming adjustment siyang gagawin kapag nagbawas ka ng kinakain mo, class. Okay? Now, kasama dito, class, is immediate competing demands and preferences. Now, this factor, class, talks about choices. It talks about choices. Meron tayong dalawang uri ng choices, class. Choices that we have very low control of and choices that we have high control of. Okay? When we say very low control of, ibig sabihin ng low control, parang ano, binigyan ka nga ng choices pero alam na alam natin, class, kung ano yung pipiliin mo. Tama? Kung ano yung pipiliin mo, class. Dahil mas mahalaga yon, class. So, ang tawag natin, competing demands. So, competing. Oh, sabi ko nga, para siyang naglalaban. No? May binigyan kita ng dalawang choice. Okay, ano ang pipiliin mo? For example, I gave you the choice of working out. This is working out, class. Mag-exercise o alagaan ng anak mo. Obvious yung pipiliin mo, di ba? Ano pipiliin mo? Ano pipiliin mo?
Family care responsibilities. Tama? Working out o magluto ka ng kakainin ng pamilya mo. Diba? Yung parang, if you are in this situation, kaya nga low control of eh. Very, you have very low control of. Hindi, wala, parang kahit may choices, parang automatic na ang pipiliin mo yung isa, yung hindi masyadong healthy for that matter. Diba? Wala tayong masyadong control. Pero there are also competing preferences. Ito talaga choice, by choice siya class. Ano? Ito, yung competing preferences, we have high control. Talagang nagmamatter dito yung decision mo. Dito kasi hindi na masyadong nagmamatter yung decision mo eh. Automatic na agad yung pinipili mo yung isa over the other. Pero ito, meron ka talagang choice. Halimbawa, in terms of snack, ano ang mas gusto mong snack? An ice cream or an apple? We know that apple is healthier. But will you choose apple? Para sa man silang masarap actually. Diba? So it is based on your preference class, on your choice. Tama? Tama ba? Tama ba yung class? Sige nga, bigyan nyo ako example ng mababa ang control natin, class. Working out o sleep? Siyempre. Ang sagot mo? Mag-workout o matulog? Sleep. Matulog. Matundo tayong lahat dyan. Ano? Yung nakakatamad mag-workout. Tama? O dito siya mag-fall. Competing demands. Kasi sa sobrang sarap matulog. Yun lang, class. Okay? Competing preference, class. Okay? Competing preference, class. Yung talagang may choice ka, class. Mag-fast food ka o mag-ano ka na lang? Ano bang healthier snack? Mag-orange juice with ano ka? Ano bang masarap? With sandwich na puro gulay. Anong mas okay sa'yo? Jolly hotdog o sandwich na may gulay? Class. Yun na, parang ganun. So you have high control kasi meron ka talagang choice eh. Isang, I mean, depende talaga to sa'yo. Diba? Ano talagang pipiliin mo? So, alin yung mas may control tayo? Competing demands. Eh yung medyo, ay, tama. Tama. Alin yung mas may control tayo, class? Competing, ano, preference o demands? Yung preference kasi, yun pala yung high control. Yun, dun tayo mas may control. Alin yung wala tayo masyadong control kasi automatic at obvious yung magiging choice natin? Competing demands. Okay? Do you understand? Do you understand, class? Oh, yun, class, no? Okay? At anong dulo? Anong ending natin dito? Health promoting behavior. So, ito, dito tayo papunta palagi. This is the end point, class. Because this refers to actions or outcomes directed toward attaining positive health. Okay? Outcomes such as optimal well-being, personal fulfillment, and productive living, class. So, in short, you are able, class, to perform health-promoting behaviors, class. Okay? Pag inanalyze natin, class, sa model, wala pala. Sa model, class, ito siya, yung health-promoting behavior, class. So, you will notice here, class, okay, bago ka makarating dito sa health-promoting behavior, okay, ayan, class, yung mga immediate competing demands, competing demands, and competing preferences, and then commitment to action, and this is influenced by perceived benefits of action, perceived barriers, perceived self-efficacy, activity-related affect, interpersonal and situational influences, class. So, lahat yan, class, ay pwedeng makaapekto sa ating pagpa-practice o pagpa-perform ng health-promoting behavior, class. Do you follow? Do you understand Nola Pender's theory? Ha? Ultimately, ano gusto niyang mangyari, class? As nurses, what do we have to do? To promote health. Okay. Alam nyo, class, ang health promotion, mas na-appreciate natin in the community healthcare setting, class. Sa context ng Pilipinas, ito yung ano healthcare, class, sa mga health centers, class. Okay? Class, bakit? Ang tao ba sa community, mas marami bang tao sa community ang healthy? Ha? Pag nasa ospital na kasi, may sakit na, di ba? Tama ba? Hello? Okay. So, saan mas applicable ang health promotion model? Sa? Community o hospital? Community. Yung class. Okay? Pero class, anong problema natin with health promotion? There is financial resources problem. Kasi alam niyo yung class, kahit minsan, sabi ko nga kanina, kahit gusto nating i-promote ang health, mahal bang mag-diet? Mahal bang mag-exercise?
mahal po magastos. Medyo magastos. No? Pag nag-diet ka, pag bumili ka ng gulay, mas mahal pa yung gulay. Ako, pag ako nag-diet, tingnan mo ha, ibig sabihin, pag ako nag-diet, bibili pa ako ng bukod kong pagkain. Kasi iba yung pagkain ng mga kasama ko sa bahay, iba pa yung pagkain ko. Mas mahal ba? So, parang hindi siya priority, especially ngayong pandemic, hindi siya priority. So, sometimes financial resources may limit the application of Pender's model. Na kahit gusto natin mag-promote ng health class, dahil wala tayong pera, hindi natin siya nagagawa. Tama ba? Okay? Sige. So, basically, that's Nola Pender's health promotion model. Now, in that relation, please answer page 70 in our TFN module class. This is application of Pender's health promotion model class. Okay? So now, okay, let's continue class with the next theory class. Okay? Sige, magpatuloy tayo sa susunod na theory class. Ang susunod na theory class, okay? Okay pa ba kayo class? Okay pa? Buhay pa? Buhay pa? Buhay pa kayo class? Apo. Okay. Buhay pa ba class? Apo. Apo. Ang buhay? Apo. Sir, buhay pa po. Buhay pa ba kayo class? Apo. 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 Okay. Para matanda na, no? Apo. Okay. Anyway, sige. Ang next nating model class or theory class, isa to sa pinakamahalagang theory class. Especially for you who are planning to work abroad. Okay, sobrang relevant ang theory na to sa atin class. This is called the transcultural nursing theory. Transcultural nursing theory class. Sino ang proponent nito? Sino ang proponent? Si Madeline Leininger. Okay, Madeline Leininger. So, tandaan mo yung pangalang Leininger, ha? Napakasikat niyan class. Mm-mm. Sobrang ano niyan class. Sobrang gamit na gamit. Bakit? Tungkol ba to saan? Tungkol saan to class? Basahin mo nga. Class, basahin mo nga. Tungkol saan to? Transcultural. Ano ibig sabihin ng transcultural? Unang keyword dito, it's about culture. Culture. Tama? Tama ba? Hello? Sam, tama ba Sam? Ha? Tama ba Sam? Apa. Let's start class. Okay? This is Madeline Leininger class. No? Medyo may edad na siya nung nakuna natin siya ng picture, but this is transcultural nursing theory class. Okay? So let's talk about this theory class. Okay, pag-usapan muna natin yung ano, muna yung definition niya class ng nursing. Okay? Sabi niya, nursing is a substantive area of study and practice. Focus on cultural care. Plus, alam niyo ba na sa lahat ng healthcare field, lahat ng healthcare professionals class, never pang nabigyan ng halaga ang culture. In terms of healthcare, ha? I mean, alagaan yung pasyente, bibigyan ng mga gamot, bibigyan ng mga... gagawin yung mga treatment sa kanya, pero never na consider ang culture. Not until Leininger introduced the idea of transcultural care class. Naintindihan niyo ako? Okay, obviously, it means class that when we care for patients, do we have to consider their culture? Do we have to consider their culture? Yes po. Ano ba yung culture class? That includes their values, their beliefs, their practices. We don't just dismiss these practices, we need to respect their culture. Tama ba yun, class? Apo. Lalo na dito sa atin, ang mga Pilipino, madami din tayong mga cultural practices, no? Na minsan wala namang mga scientific basis. Tama ba? Tama ba? Okay. Ang religion ba? Say sa ating kultura? Class? Religion? Hello, class? Ang religion ba is part of our culture? Yes. Ano, teka muna. Ano bang ibig sabihin ng culture? Kasi na yan. Ha? Culture is a way of life. Ibig sabihin, nagiging parte ito ng culture et, kasi ito yung mga bagay na nakasanayan na natin gawin. Tama? Nagiging culture na siya. Tama ba yun? Tama ba yun, Zairine? Zairine? Okay. Culture ba yung mga bagay na nakasanayan nyo ng gawin, class? So, halimbawa, ang language ba is part of the culture? Kung paano tayo magsalita. Ang food ba is part of the culture?
Yes. Okay. O, halimbawa class, ganito. Alam nyo class yung mga Muslims? Di ba class, hindi sila kumakain ng baboy? Ha? Baka mamaya sa hospital class, Muslim yung pasyente, tapos ang pinrepair na diet ay pork. Parang nang babastos ka ba? Pag nangyari yun, class, nakaka-offend ba yun? Kung halimbawa ikaw yung Muslim, tapos ang binibigay sa yung food may pork, nakakabastos ba yun ng paniniwala, class? Yes. No. Oo, yung cultural care, basically, tinuturuan niya tayo, class, na respetuhin, class, ang mga paniniwala ng mga pasyente, ang kanilang values, beliefs, and their practices. Do you understand that? Class, do you understand that? Okay? Yes. Okay? So, ayan, class, no? Practices of an individual, a group, or different cultures with the goal of, anong goal mo? Bakit ka nagku-cultural care? To provide culture-specific and universal care practices in order to promote health and well-being and help people face unfavorable human conditions. So basically, isa lang, class, ang pinakamahalagang aspeto na tinuro sa atin ng transcultural nursing theory class. As nurses, we need to respect culture. Tama ba? You should not discriminate patients based on this. You should not look down to patients based on their culture. Tama ba yun, class? Tama ba yun? Halimbawa, class, oh, karamihan ng mga Katoliko, o tayo mga Katoliko, class, do we fast? Nagpa-fasting ba tayo, class? Yes po. Tuwing kailan lang? Parang season po ng Ash Wednesday po ba yun? Oo. Lent season, basically. During Lent season, ano ba yung Lent season, class? Correct week. Ang tawag natin. During Holy Week. 40 days, Holy Week yung tawag natin. Pero hindi lang week kasi yun, class, no? Holy Week yung culmination, pero ang Kwaresma ay nagsisimula ng Ash Wednesday. Di ba? So sa buong period daw ng Kwaresma, tingnan mo nga, yung mga Katoliko dito, hindi naman masyadong naiintindihan yung paniniwala nila. Sumusunod ka lang, nagpapapahid ka lang ng abo sa ulo, di ba, sa noo, tapos pag Biyernes Santo, ganun lang din, di ba? Pero hindi mo naiintindihan masyado yung practice. Yan minsan yung problema natin, class. Okay, pero ang punto, ganito. Okay, recognizing culture, class. Halimbawa, class, kapag Ash Wednesday, okay, do we need to consider patients' diet kapag Ash Wednesday? Kapag alam mong Katoliko, tas Ash Wednesday, alam mo, class, ano ba pag ginagawa ng mga Katoliko pag Ash Wednesday? Hindi kumakain ng meat. Karne. Tama. It's a form of sacrifice daw. Diba? O yun, class. Anong point natin, class? We need to be very considerate, class, sa culture. Tama ba yun? We need to be very considerate sa culture ng mga pasyente. Later, I'll give you more examples. Okay? Sige. So, yan ang tinuturo sa atin. Mahalaga ba yan, class? Bakit mahalaga yung transcultural nursing? Kasi, class, kung mag-a-abroad ka, class, mapupunta ka ba sa ibang kultura? Will you be exposed to other cultures? Yes. Pag napunta kayo sa Middle Eastern countries, you'll be exposed to Islamic religion, to Arabic culture. Tama? Tama ba? Yes. So, alam nyo, pag Islamic religion, di puro Muslim doon. So, ibig bang sabihin, sa Saudi, walang baboy? Daddy, yes. Ikaw lang ang baboy, no? Joke lang. Hindi, biro lang. Wala bang baboy doon? Technically, wala. Okay. Meron, class, sa mga ibang Islamic country, pero yung mga open city na lang. Halimbawa sa Qatar, okay, meron na doon, class. Pero alam niyo doon, class, meron kasi akong kaklase doon, nurse din. Sabi niya, bago ka daw bago ka makabili ng baboy doon, kailangan meron kang dala-dalang permit, license pang natawag nila. Diba? Parang kailangan mo ng license bago ka makabili ng baboy. Patunay na una hindi ka Muslim. Diba? So, allowed kang kumain ng baboy. Mga ganun, class. And we need to respect that, class. As nurses, class, you need to get accustomed to this culture, class. Okay? Pag-usapan natin yung class. Okay? Wait lang muna. Pag-usapan muna natin yung buhay ni Leininger. Okay? Una, si Leininger was born in July 30, 1925 and recently lang siya namatay. 2012, class. So, mga 8 years ago. Okay? Medyo bago-bago lang, no? Bago-bago lang, class. Ilang taon siya nung namatay? Ha?
Kantao siya nung namatay class. Hindi na naman mag-compute. Ilang taon? 97. 1987 lang. Mga mag-compute kung may nakasamat ang talaga class. Ano? Okay, o sige. O, medyo may edad naman siya. Kumota naman siya class. Tama? Kumota naman. Kumota naman. Mga 80 plus naman, no? O, sige. Alam niyo ba, class, na sabi ko nga, sobrang popular na class. Kasi, sa lahat ng healthcare professionals class, si Leininger ang nag-introduce na bilang mga health professionals, hindi lang mga nurse, ha? Even doctors. Na tayo, sa healthcare, dapat nirerespeto natin ang culture. Diba? Trans culture. At bakit may trans sa simula? Di ba kapag ang salita may trans sa simula, ibig sabihin may tinatawid ka. Tumatawid ka from one point to another point. Di ba? Kaya nga minsan yung transgender, ibig sabihin yung transgender, tumatawid ka from one gender to another gender. Tama? Di ba ganun yung transgender? Kung lalaki ka, gusto mo magmukhang babae, o di marami kang pagdadaan para magmukha kang babae. Transgender. So, kaya siya tinawag na transcultural kasi tumatawid tayo. Halimbawa tayo mga Pilipino, nagpunta tayo ng Middle Eastern countries, tumatawid din ba tayo ng culture from the Filipino culture, di ba? Tayo na ang ma-expose sa Arabic culture. Tama ba? Kaya siya transcultural. Okay? So bilang mga nurse class, it has a great impact on how we deal with patients, okay, of different culture and cultural background class. Kaya ako ang tip ko sa inyo, bago kayo mamili ng bansang pupuntahan ninyo, aralin niyo muna yung culture. Ha? Okay? Baka ma-culture siya kayo, class, eh. Tama ba yun, class? Ha? Aralin mo yung culture. Yung food, di ba? Yung language. Ang pinakamahirap aralin, class, language. Pero worth it, class. Alam niyo ba kung minsan naingit niya ako sa mga kaklase ko, eh. Yung iba kong mga kaklase na sa Germany, ganyan. Okay? Gusto ko, hindi ako naingit dahil nasa Germany sila. Naingit ako kasi gusto ko rin matutong mag-German. Ang hirap kasi ako. Ang galing niyo naman, natuto kayo mag-German. Eh, nag-enroll kasi talaga sila. Doon ako naingit kasi gusto kong mag-aral ng iba't ibang language. Okay? Meron din ako mga klase sa Japan. Okay? Marunong ako konting Japanese pero gusto ko yung katulad din nila, yung dire-diretsong mag-Japanese. Para pag nanonood ako ng anime, hindi na ako magsa-subtitle. Ang babaw ng goal ko, no? Oo, pero that's part of adapting to a culture. Di ba? Oo. So, yun, class. So, napakahalaga ng theory na to. Sobrang nakaka-proud kasi alam niyo yun, class, sa nursing nagsimula yung konsepto na dapat irespeto natin ang kultura ng mga pasyente. Diba? This is an integral part of the nursing discipline, class. Okay? This is part of the nursing practice in the healthcare field today. Sobrang mahalaga siya, class. Okay? So kilalanin lang natin ng maigsi lang, class, si Leininger, class. Okay? Leininger is also an American nurse. She was born in Sutton, Nebraska. Okay. It was due to her aunt who suffered from congenital heart disease that led her to pursue a career in nursing. So, still, ganun din yung experience sa class. Meron din siyang tita or auntie na merong congenital heart disease na palaging dinadala sa ospital, tapos na-observe niya yon. And eventually, nagustuhan niya yung nakikita niya na nasabi niya sa sarili niya na gusto niya ring maging nurse. Okay? And, class, tingnan mo to, oh. Leininger, class, is the first professional nurse to earn a PhD in anthropology. Alam nyo kasi, class, kung hindi kayo familiar, yung anthropology literally is the branch of science or social science, class, that studies culture. Class, imagine mo, nurse siya. Pero ang kinuha niyang doctorate degree ay hindi pang nurse. Pang ano? Anthropologist. Okay, again, ano ba yung mga anthropologists? Mga experts na nag-aaral ng culture. Tama? Do you understand? Hello? Do you understand? Mga experts ito, nag-aaral ng culture, class. So, kung nurse ka, tapos nag-aaral ng culture, bakit? Bakit ka nag-aaral ng culture and nurse ka? Kasi nga, noon palang, class, narealize si Nana, parang walang pumapansin, walang nagbibigay ng halaga sa culture. So, sabi niya, sige, ako na lang. So, from there, class, she developed the concept of culturally congruent care. Ano yung sinong congruent? Sa mat, naririnig mo yung ibig sabihin ng congruent, no? Ano ibig sabihin ng congruent? Magka-align. Diba? Parallel. Okay? Magkatapat, for that matter. So, ibig sabihin, ang care na dapat binibigay natin, class, congruent ba ito? Naka-align ba ito dapat sa culture ng pasyente?
Okay? Example. Example ng culturally congruent care. O religion ulit class. Sabi ko, may mga pasyente. Anong religion nito? Saksi ni Jehovah. Tama ba yung Tagalog ko? O Jehovah's Witness. Familiar kayo sa religion na yon? Yes po. Familiar kayo sa religion na yun, class? Jehovah's Witness? Yes, nga po. Okay. Isa daw sa mga belief ng Jehovah's Witness class is that they prevent class or they do not want blood transfusion. Yes. Naka-encounter ka na ng relevant? Yes po, nagre-refuse sila na magpa-blood transfusion kahit na kailangan talaga. Okay? So, yun, nandun tayo sa ano sa point na without blood transfusion, pwede mong ikamatay. Plus, nurse ka. Siyempre, ayaw mong mamatayan ng pasyente. Tama? And as a nurse, you know that the only way to help the patient survive and that the only way for the patient to recover is to transfuse blood, salina ng dugo. Kaya lang pagtingin mo sa chart, Jehovah's Witness pala. Class, will you transfuse blood? Class, what do you think? Will you transfuse blood, class? No, for the ano. Class kayo, yung iba. Will you transfuse blood? Denise, no. What do you think? Will you transfuse blood? No. Because una, you will be disrespecting the patient's culture. Eh, paano yun, sir? Mamamatay. O, anong ginawa niyo, Relibet? Nagpa-pirma po kami, sir. Consent na talagang ayaw nilang magpasali ng dugo dahil doon sa religion nila. Tapos, in-explain doon sa patient at saka doon sa relative yung consequences kapag hindi sila nasalinan ng dugo. Okay. So, isa yan sa pinakamahalagang dapat gawin, class, no? Kailangan meron kang patunay that they are refusing treatment. Kasi eventually, baka mamay, may mangyari sa pasyente, tapos ending, ikaw ang ano, ikaw ang sinisisi. Tama? Eh, hindi ako sinalina ng dugo eh. Kaya namatay ako. Eh, nagsalita pa pala, no? Kaya namatay yung pasyente namin kasi hindi sinalina ng dugo. Baka yung mahalaga na merong mga paper, no? May mga documents tayo, patunay na they refuse treatment. Pero more than that, class, kailangan explain pa din natin yung situation sa kanila that without the treatment, the patient could die. And despite explaining, kapag ka pinili pa din nila na wag ma-transfuse, wala nang tayong magagawa. We did our part. We need to respect what they believe, class. Do you understand? Yes. Class, do you understand? Yes. Oh, yes. Yun, natin. Yun ang ibig sabihin, class, ni Leininger of culturally congruent care. Yung care na binibigay natin sa pasyente naka-align sa kanyang culture. 'Di ba? Hindi mo babastusin yung culture niya, class. Okay? Hindi mo i-violate 'yon. Okay? Sabi ko nga kanina siya ang pioneer. Pag sinabing pioneer, siya ang nagpasimula and founder of the theory of transcultural nursing, class. And do you know, worldwide there is what we call a certification of transcultural nurses, class. Alam niyo, class, ang transcultural nursing class ni Leininger is both a general practice and a specialty area. Ano ibig sabihin ng class? Pag sinabing general, dapat ba lahat ng nurse marunong ng culturally congruent care? Dapat ba lahat ng nurse marunong rumespeto sa culture in providing care to patients? Yes. Yes. So this is a general practice area. Ibig sabihin lahat ng nurse. But you know, in other countries, class, like in the US, there is a specialty training. Parang specialization. Kung merong OB nurse, merong OR nurse, merong ER nurse, merong renal nurse, meron ding mga transcultural nurse. Kung saan ang specialty nila, class, ay mga culture ng patient. So, ibig sabihin, halimbawa, class, dun sa hospital ninyo, meron kayong pasyente na kakaiba yung culture. Sino ang best equipped to handle this patient? Yung transcultural nurse. This is also a specialty. Naintindihan niyo ako? At sa ngayon, konti pa lang sila. Okay? Kapag ikaw ay transcultural nurse, pwede mong idugtong sa pangalan mo CTN. 'Di ba? Oo, ganun. Sa US may mga pwede kang idugtong sa pangalan mo depende sa specialty mo. Halimbawa ako, Reggie De Jesus RN CTN. O, 'di ba? Nalagdagan na naman yung pangalan ko, class. Okay? Kasi yan yung specialization ko. Sa US yan, ha? Walang ganyan sa Pilipinas. Huwag ka masyadong ma-arty-arty dyan, class. Wala tayong transcultural nurse. Tayo dito sa mga ano, tayo dito sa general practice. Sinuturuan lang tayo about culture, kung gaano natin dapat irespeto yung culture. Pero sa atin, wala pa yung mga certification na magsasabi that you are a transcultural nurse for that matter. Okay? Sige. Ano pa? Ang ibang tawag sa transcultural nursing is culture. Kung bakit?
Diba? Because when you provide care, do you consider culture? Yes. Okay? It involves knowing, understanding different cultures, class, with respect to nursing and health, illness, caring practices, beliefs, and values, class. Ayun, class, ha? Hindi sapat na alam mo lang. It's also important that you understand. Okay? Do you understand? Halimbawa, relevant, gusto mo mag-abroad as a nurse. Okay? So, kailangan aralin mo mabuti ang Muslim religion, ang Islamic religion, especially the pregnant practices. Kung let's say gusto mo maternal nurse ka sa Saudi, for example, aaralin mo talaga yung mga practices nila. Last time, meron akong nabasa. Madaming mga religious practices kapag nanganganak ang Muslim. Nakaka-experience ka na? Yes, sir. Yung placenta, usually hindi nila tinatapon. Tapos, inuuwi agad-agad. Tapos, binabaon. Then, meron kaming narinig. Parang ano yun? Spanish? Hindi po. Muslims. Oh, inuuwi din. Opo. Meron pa nga akong nabasa klase. Meron akong na-experience din before. Yung Muslim yung pasyente. Tapos, nung pagkalabas ng baby, may binubulong. Binubulungan, class. Nakakita ka na nun. Hindi daw yun bulong, pero ano daw yun? Prayer. Okay, tinanong ko siya, anong binulong mo? We're curious, no? Sa Tagalog, chismoso, no? Hindi, maganda yun, class, kasi ano yun eh, it's a learning experience. So, tinanong ko, ano po yun? Bakit niyo po binubulungan? Ay, hindi yun basta bulong, that's a prayer. Okay? Yun daw, no? Ang nagpe-pray yung asawa, yung lalaki. No, doon sa mayroong binulong doon sa baby. Hindi ko na tinanong kung anong eksaktong prayer, class. Pero ang punto, madami yung class. So, kung pupunta ka sa mga bansang ito, class, hindi sapat na alam mo lang siya. Kailangan naintindihan mo din kung bakit nila 'yun ginagawa, class. Okay? Na, masarap mag-aral din ng culture, nakakatuwa. Parang nakakaano. Alam mo yung class, feeling mo ang talino mo kasi ang dami naiintindihan mo din sila. No? Tsaka feeling mo din ang bait mo. Kung nurse ka tapos alam mo yung mga culture, feeling mo tuloy ang bait-bait mo na parang kahit taliwas ito sa pinaniniwalaan mo, you learn to respect their culture. Tama? Okay? Kung gusto nyo class ng buong discussion about this, nasa libro niya ito. Ito ay nakapublish sa una niyang libro, namely, The Culture, Care, Diversity, and Universality. Diversity means pagkakaiba-iba. Do you agree na tayong lahat sa buong mundo, magkakaiba talaga tayo ng kultura. Tama ba? Okay, class. And yet, we understand that this is also universal. Universal because as nurses, class, we need to respect, regardless of the culture, we need to respect our patients' belief, values, and practices, class. Okay? In 2002, the culture care cultural nursing. Okay? Sige. So, anong laman nito, class? So, bago natin i-discuss yung model ng transcultural nursing theory, class, let's define some terms, class. Una, na ito na-define ko na kanina. What is culture? Culture is a way of life. Life way practices. Ito yung mga bagay na nakasanayan na nating gawin. Na parte na ng pang-araw-araw nating buhay. Ang mga Pilipino, napaka-unique din ng culture natin. Do you agree? So medyo meron din tayong diversity kasi iba yung culture dito sa Luzon, sa Visayas, tapos sa Mindanao. Isa yan sa mga weaknesses daw ng Pilipinas. Kaya daw, isa, sabi ng mga experts, isa daw sa mga reason kung bakit hindi tayo talaga 100% magiging successful. Kasi hindi tayo unified. Diba? Pag pumunta ka sa ibang lugar, iba language, iba culture. Kaya minsan talaga, hindi daw nagkakaintama. Probably. Okay. Pero ang punto, when you say culture, it's a way of life. Kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay sa pang-araw-araw nating buhay. Ano ba ang mga parte ng pang-araw-araw nating buhay? Let's say, ang pananamit ba is part of our culture? Language. Yes? Hello? Language. Food. Food kasama din? Opo. Okay. Sige. Cultural identity, class. It's another term that reflects, class, the sense of being part of an ethnic group or culture. Okay? Your cultural identity, class. Okay? Yung parang, let's say, this culture will define kung ano ka, class, in terms of practices. Okay? So, as class, saan tayo mas identified na as Filipino, class? Anong mga parte ng ating culture that will make you Filipino? What makes you Filipino, class, in terms of culture?
Mahilig ka bang kumain ng rice? I think that's one of them, no? Tama ba? Yung parang sa Asian, actually mga Asian, no? Karamihan ng mga Asian class kumakain ng rice. Pero karamihan from Western countries like the US, the European countries, bihira lang rice dun eh. Diba? Tama ba? Hindi common yung rice dun class. When I went to Australia 2 years ago, I went to Australia 2 years ago class, walang rice. Merong rice na pakamahal. 500 isang cup. Wow. So class, ilang 10 kilo na mabibili ko dun, tapos dun isang cup? Niloloko nyo ba ako? Mga saraulo ba kayo? Hindi nga ako nag-rice. Hindi nga ako nag-rice. No? Ayun, class. Ayun, no? So, iba, iba, no? So, that's one. Ano pa? We're also known terms of, ano ba, values. We're known to be hospitable. Do you agree? Yeah. Ang mga Filipinos, hospitable daw. Ano ibig sabihin ng hospitable? Masyado tayong maestima sa bisita, no? Naniniwala kayo doon? Nag-agree kayo doon, class? Opo. Nag-agree ka doon? Opo. Ah, Joy? Oo, no? Paano natin napapakita yun? Ito, pansinin mo, ha? Pansinin mo. Okay? Kapag kayo-kayo lang sa bahay na pamilya, saan kayo kumakain? Ginagamit. Okay? Ang mga kinakainin yung class, yung mga lumang plato, di ba? Yung mga baso nyo, may mga krak-krak pa sa gilid, di ba yun? Okay? Yung kutsara, yung iba, may kalakalawang na yung handle. Okay lang yan. Tayo-tayo lang naman eh, sabi ng nanay mo. Eh, nagpiesta. Di ba? May mga bisita. Aba! Lahat ng gamit, nilabas, no? Pati yung mga naregalo ng nanay mo nung kinasal pa siya, nilabas. Lahat ng bago, nilalabas. O, di ba? Pero pagtapos yung piyesa, binalik na. O, balik na tayo sa dati, ha? Sabi ng nanay mo, hindi tayo kakain dyan. Ingatan natin yan. At, ano yan? Regalo pa sa akin yan, di ba? Ikaw din naman, eh. Ganun ka din, eh. Yung nag-sleep over yung kaibigan mo sa kwarto mo. Wow, siya, may kwarto. Di ba? Di ba? Ano, class? Anong ginawa ng nanay mo? Nung ikaw lang natutulog doon sa kwarto mo, di, anong kama mo ay normal lang, yung bedsheet mo, mga ano na, mga 1 month na, hindi pa nalalaban, okay lang, ikaw lang naman daw natutulog doon eh, sabi ng nanay mo. No? Di ba? Yung kumot mo, eh, ano na, medyo gulagulanit na, no? Yung parang may maipatong lang pag maghinaw, pwede na yon. Eh, mabutas-butas pa. Aba! Nung nag-sleepover yung kaibigan mo, ang nanay mo naglabas pa ng comforter. Akala naman niya naka-aircon yung kwarto mo, naka-comforter pa yung bisita mo. Ganun tayo ka-hospitable eh, di ba? Sobra tayong maistima sa bisita kahit na, di ba, sa totoo eh, hindi naman totoo na ganun talaga yung bahay ninyo. Talagang nagpapanggap kayo kapag may bisita, okay? Para matuwa sila na inaasikaso natin sila. Ganun tayo ka-hospitable. Tama ba? Okay, ano pa? Ano ba? We're also known sa mga fiesta, no? Parang unique yun sa mga Pilipino. Pero sa totoo naman, natin yun mula sa mga Spanish, ano, from Spanish colonization, no? During the Spanish era, naman natin sa kanila yung pag-celebrate ng mga fiesta. Kasi yung fiesta in honor, karaniwan of saints. Tama ba? In honor of saints. Eh sila nagturo sa atin ng Katolisismo, eh doon natin yun nakuha. Kaya tayo, minsan, kada linggo, mayroong fiesta. Piyesa ni San ganito, piyesa ni San ganon, di ba? di ba madami tayong mga piyesta? Which is actually nice because marami tayong mga festivities. Okay? Di ba? That's so Filipino. Meron pa ako isang gustong ikwento. Filipinos are known also for our resilience. Di ba? Yung parang kahit anong dagok ang dumating sa buhay mo, babangon at babangon ka, class. Smile. True. Totoo ba yon? Yeah. Parang kapag din daw tayo dyan, naniniwala din kayo doon, class. Kahit ano pa yung dagok na dumating sa buhay mo, sabi mo, bagyo ka lang, baha ka lang, Pilipino kami. Drama mo, 'di ba? Parang ganoon. Nung panahon ng bagyo, nakikita ko 'yung mga ano na 'yun, mga comment na 'yun class sa social media. Well, it's nice to hear na ganoon 'yung perspective natin, class. Because totoo din naman, class, 'di ba? Kailangan natin ng mga ganong perspective kapag panahon ng kalamidad, class. Tama ba? Pilipino lang, class, 'yung nabaha. Pero pag natapat sa camera, anong sasabihin? Ay, gaganyan sa camera. Smile pa. Gusto na ako. Pilipino lang yung ganon, class. Yung naguhuna yung bahay, pero natapat sa camera, todo smile pa din. Di ba? We're resilient. Pero sometimes resilience is not okay. Alam mo yung class, yung parang nasanay ka na lang, pero hindi ka nag-iisip ng solusyon sa problema mo. Tama? Well, anyway, tsaka na natin pag-usapan yan. Pero the point is, yan yung mga culture
na pwedeng maka-apekto din sa atin. Culture universals naman is another term that describes class culture that are similar among different culture or mga practices, values that are similar with different cultures. Halimbawa tayo, may pagkakahawig ba tayo sa ibang kultura? Ang mga Pilipino, saan malapit ang kultura natin? Una, among? Asians. At saka among Spanish people. Spanish po. Mm-mm. Do you agree? Sobrang laki ng influence sa atin ng Spanyol. Kasi sobrang, ras, daan-daang taon ba naman tayong sinako? Pwede, sobrang laki talaga ng influence sa atin. Yung language nga lang natin, plus influence ng Spanish eh. Diba? Halimbawa, yung upuan, hindi mo naman yan madalas na tawaging upuan eh. Ang tawag mo dyan, silya. Silya. Ang silya is a Spanish word. Ang mesa. Wala kang ibang alam na tawag sa mesa kundi mesa. Ang mesa ay also Spanish. Kaya nga pag nagpunta kayo ng Spain, medyo makakarelate ka sa mga tawag nila sa mga bagay-bagay. Diba? La mesa. Okay? Pag kasi female yung nag-aral ako ng konting Spanyol, well, self-taught lang, sa YouTube lang class. Gusto ko talaga matuto ng mga language. So, yun, la mesa. Mga ganun class. El niño. Niño means child, batang lalaki. Niña means batang babae. Okay? Kaya pag ang pangalan mo niña, ang ibig sabihin nun, ikaw ay palaging batang babae. No? Wow. Talaga lang ha. Hindi halata ha. Okay. Anyway, may issue pala sa mga niña. Okay, ang punto, oo, medyo malapit yung malapit yung language natin sa kanila. So pwede nating sabihin that this is also a cultural universal because it has similarity with other cultures class. Okay? Do you follow? Okay. What about culture specifies? From the word specify, ito ba yung mga specific na makikita mo lamang sa isang specific culture? Tama? Tama ba? It could be food. It could be language. Tama? Halimbawa, Tagalog. Obviously, tayo lang yun. Sa atin lang yun, class. This is culture specific. Tama ba? Tayo lang nagsasalita ng Tagalog. Naintindihan niyo ba ako sa buong mundo? Do you understand? Pero class, iba pag Spanyol, meron ding ibang mga bansa, Spanyol din yung salita. Correct? Tama ba ako? Portuguese. Chinese. Di ba? Ang Chinese, hindi lang sa China madidinig. Sa Hong Kong din. Sa Taiwan. Well, bukod na silang mga bansa, pero Chinese pa din yung salita. Although whether Cantonese or Mandarin, Chinese pa din. Tama ba? Do you follow? Okay. So sila nag-share. Culture universal. Pero yung Tagalog, atin lang ba yon? Atin lang yon. Okay? Atin nga lang din yung Taglish eh. Diba? Tama ba? Bakit kayo mas gusto yung Taglish? Alam niyo ba, isang factor yan, kaya nahirapan ka mag-English? Kasi nasanay ka mag-Taglish. Sanayin mo sarili mo, pag Tagalog, Tagalog. Pag English, English. Okay? Well, anyway, unique kasi yan sa atin ngayon, no? Taglish na to. Nag-evolve na yung Tagalog, naging Taglish na. Okay? Or yung iba ang tawag, Engalog? Ang pangit ng Engalog, no? English-Tagalog daw kasi. Engalog. Parang hindi ko alam kung yun yung kung tama yung pagkakasabi ko. Basta may ganun eng tsaka log kasi eng English tsaka Tagalog. Pangitaglish na lang siguro. Okay? Ano pa? Material culture. Ito naman yung mga objects na parte ng culture class. Okay? Such as dress, art, religious artifacts. Okay? Yung placenta, pwede ba yung material culture? Alam niyo ba yung placenta class? O, sa mga hindi nakakakilala sa placenta, kung si Relevant lang nakakakilala sa placenta at midwife siya, yun yung class, yung doon nakasilid yung bata during growth and development sa tiyan ng mami, sa uterus ng mami. So, meron doon isang sac. Okay? So, doon nagde-develop si baby. Okay? Pag lumabas yung baby, yung sac na iiwan sa loob muna. Pero, unti-unti, lumalabas yung class. Yung iba, sa Tagalog, ang tawag doon, inunan. Ano? Yung ibang mga nanay, yung ibang mga lahi, kinukuha yung inunan. Tapos, sabi nga ni Relevant, binabaon sa ilalim ng puno. Okay? Alam niyo ba class yung placenta soap? Doon din yung galing sa placenta. Mm-mm. Meron yung mga stem cells class na sabi nila nakakabata nga ng itsura. Ay, kasi may stem cells, no? Something like that. Okay, material culture. Okay, dati uso din sa mga Pilipino yung sa mga bata nagbi-big kiss. Alam niyo yung big kiss? Class, alam niyo yung big kiss?
Apo. Apo. Sa... Ano yun? Sa puso ko. Sa puso ko. Diba? Ayun, class. So that's also material culture. Pero ngayon, class, pinagbabawal na yung big kiss, ano? Okay? Mas nagiging prone sa infection yung bata pag nakakulob yung pusod. Tama ba? Kayo ba nagpapabig kiss pa, Relibert? Dina. Hindi po. Bawal di na. Hindi na, bawal po. Bawal na siya, no? So yun, bawal na. Dati, class, sabi ng, naabutan ko pa yun yung period na nagbibig kiss, sabi ng mga matatanda. Lagyan mo ng big kiss yan, lalo na pag babae. Para sa sexy. Para daw magkahubog yung... Yung ano, bewang. Ikaw ba may hubog ka ba? Baka hindi ka na big kissan. Malawang. Okay, o biro lang yan, class. Hindi naman ganun yan. Hindi yung scientific, no? But, you know, that's the thing about culture. Marami tayong mga belief na hindi scientific, pero ginagawa pa rin natin the same way. Tama? Okay. Material, pero din meron ding mga non-material, katulad ng mga practices, languages, even social institutions, class. Okay, katulad ng simbahan natin. That's part of our culture. Okay, minsan nga, ang Pilipinas dinadayo dahil sa mga simbahan natin, ano? Okay? Ayun, class. Okay? So, yan. Pati language, non-material. Hindi ito mga tangible na parte ng ating kultura. Pero, mahalaga din siya, class. Okay? Material, syempre material, mga tangible na hawakan natin. Ang clothes ba, saan mo lalagay? Material, non-material? Material. Material. Material, di ba? Meron talagang mga ano mga areas sa mundo na napaka-unique ng mga kasuotan. Katulad sa Middle East din, ganun din. 'Di ba? Alam na alam mo class kapag Muslim, correct? Tama, because of the dress. Yep. Tama, may hijab sila, yung tawag dun sa ano, dun nilalagay sa ulo yung hijab. Opo. Tama ba tawag? Opo. Hijab opo. Class, eh, no? Ayun class. Okay? Sige. Okay? Kaya masarap mag-travel class because you get to understand culture. Actually, yun yung next target ko sana pag magta-travel. Ako gusto ko Middle East. Sa totoo, nakabook ako ng Dubai ng December. Kaya lang dahil sa pandemic, hindi ako natuloy mag-Dubai. Sayang. Okay? Sayang. Pero that's one of the things that I like about traveling. I get to learn culture of people. Diba? I've been to most Asian countries. No? Pinakamadami, Japan at saka Korea. Well, I enjoy. Pero mas favorite ko yung Japan. Okay din naman yung Korea. Second yung Korea. Wala, na-share ko lang class. Natutuwa din ako sa culture nila class eh. One of the things that I admire about Japanese culture is their discipline and their being so respectful. Alam nyo class, minsan eh, may tinanong ako tapos nagnasa daan ako tapos medyo na feeling ko I need direction and then I ask someone, a Japanese, dahil mag-isa lang ako, I ask Japanese. Tapos, in short, hindi niya maturo sa akin kung saan ako dapat pumunta. Nalilito din siya. Dahil hindi niya ako matulungan, sobrang apologetic siya. Sorry siya ng sorry. Alam niyo, parang, ba't ka magsasorry? Ako nga yung humingi ng tulong. Ako dapat magsorry kasi naabala kita. Pero siya yung sorry ng sorry. Yung malayo na ako, ganun pa rin siya ng ganun. Yuko pa rin ng yuko class. Sabi, it's fine, it's fine, it's okay. Okay? Wala, parang nakakatuwa lang. Sa sobrang gusto niyang tumulong class, siya pa yung nahiya sa sarili niya class. Na hindi niya ako natulungan. Sobrang respectful. Okay? Anyway, another term is diversity. When you say diversity, ito ba yung ano, ito ba yung term that would describe our differences? Na ang bawat culture ay merong pagkakaiba-iba. Tama? Yes. No? Oo, diverse. Another is acculturation class. Okay? It means class your ability to assume their particular culture. You assume, ibig sabihin ini-imbibe mo na. Ang ibang word siguro would be adapt. Okay? You will be able to adapt or acculturate yourself from a particular culture. Halimbawa, Pinoy ako. Pinoy ako class. Tapos, ang tagal ko nang nagtatrabaho sa Middle East. Eventually, naging Muslim ako. Is that an example of acculturation? Ha? Na-adapt ko na yung culture because of the time that I spent there. Hello? Is that an example of acculturation? Yes po. Alam niyo maraming Pilipinong ganyan class. Diba nung umalis dito Katoliko, nung umuwi Muslim na. Tama? Wala naman problema doon actually because it's a belief class. Diba? Walang problema doon class. Pero ang tinutukoy ko, acculturation yung class. You assume their attitude, their beliefs, their practices. So kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo na din. Tama? Tama ba yung class?
Okay, that's possible, class. Okay? Sige. Now, however, kapag hindi ka nakapag-acculturate, pag hindi mo na-adapt, o kaya naguluhan ka, class, anong resulta? Anong resulta? Cultural shock. So basically, culture shock. You are unable to respond to a different cultural environment because of its sudden strangeness. So parang na-weirdohan ka. It's so strange. It's so unfamiliar. And I think, sabi mo, it's not compatible with my own culture. And I can't handle this. I can't deal with this, sabi mo. Diba? Problema ba yon, class? Well, kung nurse ka na nakidayo sa kanila, tapos ikaw yung naging strange sa'yo, parang hindi ka komportable dun sa culture, ikaw makakaranas itong culture shock. Tama? Alam nyo, class, marami ding mga Pilipino, unfortunately, okay, sa pagdating nila doon sa ibang bansa, okay, syempre, kailangan mo mag-adapt, kailangan mo mag-adjust sa kanilang culture, eh, hindi ka sanay. Hindi mo gusto. Diba? Anong resulta? Anong resulta? Uuwi. Umuwi. Sayang naman yung mga pinaghirapan mo, class. Diba? Kaya anong turo ko sa inyo, class? Bago kayo mag-decide if you really want to work abroad, okay, please study their culture, understand their culture, para pagdating doon, hindi ka magugulat. Nagigets mo ba ako? Hindi ka magugulat. Diba? Mas madaling mag-adapt sa'yo kasi umpisa pa lang, naintindihan mo na. Tama? Kaya nga, class, alam niyo yung mga bansa na iba talaga yung language. Isang requirement, bago ka nila tanggapin, kailangan mag-aral ka ng language. Okay? Yung mga kaklasiko na nasa Germany na ngayon, okay? Nag-aral sila dito sa Pilipinas. Meron ditong mga course to learn German for 6 months. Mag-aaral ka ng German language for 6 months. Okay? Pagka pumasa ka, class, congratulations. Diba? Lilipad ka na papuntang Germany. Gusto ko din mag-Germany, class. Baka merong mauna sa inyo mag-Germany, kunin nyo naman ako, ipasyal nyo ako sa Germany, ha? Okay? So, para hindi ako mag-aaral masyado ng language, ang hirap eh, dumadahak-dahak, gumagano yung language. Okay? Pero, sige. Okay? Ang punto, aralin mo muna yung culture para maiwasan natin yung cultural shock. Okay? Kaya, di ba, ngayon bilang nursing student, class, mahalaga bang maintindihan nyo to, yung concept ni Leininger? Ha? That when we care for patients, kailangan irespeto natin ng kanilang culture. Okay? So, other terms, class, generic care system, class, or the folk or lay. So, this is about how you learn culture. Pag sinabing generic care system, culturally learned and transmitted indigenous folk knowledge and skills. This is used to provide assistive, supportive, enabling, and facilitative acts to ameliorate or improve human life rate. In short, class, pag generic care system, paano mo natutunan yung culture? Hello? Paano mo natutunan yung culture? Aral. Culturally learned. No. Hindi mo siya inaral, class. Okay, paano mo natutunan yung culture? Pag generic, folks, lay. Ang ibig sabihin yan, class, you have experienced the culture yourself. You have become part of the culture. Naranasan mo, class. Halimbawa, gusto mong matutunan ang kultura ng mga Aita, tumira ka kasama ng mga Aita. Is that one way to learn culture? Immerse yourself, di ba, in the culture. Tama ba yun? Hoy, anong tawag doon? Pag ganun mo natutunan yung culture? Generic care system. Do you follow? Generic care system. Pumunta ka doon at inaral mo. Pumunta ka doon, tumira ka doon, inaral mo, class. Inaral mo kung paano sila magsalita, inaral mo yung kanilang pagkain, paano sila mag-prepare ng food, paano sila manamit. Naranasan mo lahat yon. Pero, may mga pagkakataon na hindi naman natin siya magagawa. So, paano isa pang paraan paano matutunan yung culture is professional care system. So, ito naman, formally taught. Tinuro lang sa'yo. Pero na-experience mo ba? Experience mo ba? Hindi. Pwedeng may nagturo sa'yo? Pwedeng nabasa mo? Napanood mo? Yun ba yun, class? Professional care system. Karaniwan, ano ba yan? Karaniwan, class, ayun, sa school, natuturo to sa atin, class, lalo na kapag meron kayong anthropology na course or kahit mga crash course lang about anthropology,
natututunan natin class yung culture ng isang bansa, okay, ng isang lugar class. So, tinuro lang. Ano pagkakaiba niya sa general care system ulit? Pag general care system, para makatutunan yung culture, may experience mo mismo. Experience. Na-transmit sa'yo yung culture sa pamamagitan ng pag-experience dito. Okay? Sa tumira ka kasama nila, no? Home-based, ayan, no? The folks, okay? Home-based. Okay? Pero kapag professional care system, ano nangyari? And paano mo natutunan? Tinuro. Okay? Pwedeng pinapanood sa'yo, o kaya naman, pinabasa sa'yo, binigyan ka ng libro about a certain culture, so dun mo siya natutunan. Okay? Okay. So parang ano din siya, emic and ethic. Okay? Okay? O walang Eric dito, ano lang, emic tsaka ethic, no? Ayusin mo lang yung pagsasalita, baka iba yung tunog, no? Baka maiba yung tunog, ah, medyo bumastos, no? Okay, ayusin mo lang, emic and ethic. Ethic, no? Ethic. Walang S sa ethic lang, no? Kaya mo na nga, emic and ethic class. O, ganun din class. Yung emic, saan ito applicable? Sa general care system. Bakit? Pag emic class, paano mo nga ulit natutunan yung culture? Direct? It's an experience. You have experienced this. Okay, saan ito applicable? Generic care system. Tama? Hello? Do you understand? Yes. Pag ethic, paano mo natutunan yung culture? By professional. Professional perspective. May nagturo sa'yo, pinapanood, pinabasa sa'yo yung culture. So, anong tawag natin doon? Professional care knowledge or professional care system. Do you follow? Emic and ethic. Kung ikaw gusto mong matuto ng culture, ano mas magandang paraan sa tingin mo? Yung emic po, mas effective. Emic, no? Mas tatatakba sa'yo pag emic, pag naranasan mo. Opo. Yeah. Gusto rin bang mag-travel? Isa yan yung isang, sabi ko nga sa inyo, isa yan sa mga napapala natin pag nagta-travel. Okay? We learn culture by experience class. Emic. Okay? Gusto mo rin bang mag-try ng mga food? Alam ba, gusto mo magpunta ng Korea? Sino gusto magpunta ng Korea? Kasama ko next time. Tara. Oh, tama. Tara. Ako magbubook. Libre mo ako. Wow. Ako na nga tour guide mo eh. Ako magtutour sa'yo. Kung gusto mong magpunta sa BTS, sige, sasamahan kita. Okay? Kung gusto mong magpunta sa kung saan, sige, sasamahan kita. Gusto mong magsuot ng handbook? Sige, tuturo ko sa'yo kung saan. Sure, sama. Tara na. O, tara, stop na natin yung klase. Alis na tayo. Tara na, Sam. Okay. Tara pa, tara. O, sige, o, joke lang. O, sige, tsaka na lang, pagka nakatapos ka ng mag-aral, mag-aral ka muna. Okay? O, sige. Ang punto, mas masarap yung matutunan ito by emic, ano? Tama? You experience it. Lalo food. Well, gusto ko ng food sa Korea except kimchi. I don't eat kimchi. Ewan ko. Basta, ayokong siraan yung kimchi pero hindi ako makain ng kimchi. Maasim. O, hindi ako mahilig sa maasim din, eh. No? Ayun, class. Tsaka feeling ko parang suka ng aso. Sorry sa mga mahilig sa kimchi, na spoil ko yata yung inyong ano kimchi experience. Pero yon class. Okay, pero other than that, medyo okay naman ako sa Korean food, especially Korean chicken, ganyan, fish cake, yung egg bun, yung mga ganyan class, masarap. Okay? Tsama street food. Anyway, that's culture. Okay? Cultural awareness class. It is an in-depth self-examination of one's own background class. Una, bago ka matutong mag-adapt ng culture, dapat ikaw mismo kilala mo yung kultura mo. Okay? You are aware of yourselves culturally. Ibig sabihin, as a person, dapat malinaw sa'yo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo, ano yung mga practices mo. Diba? Recognizing your biases, prejudices, and assumptions class. Okay? Dapat you can examine and you are aware of this culture. Halimbawa, malinaw sa akin na ako, basically, I am a Filipino, and I'm holding beliefs class, okay, na tinuturo ng simbahan. Ako, malinaw yun sa akin. So, bakit? Pwede bang magkaroon ng conflict minsan kapag hindi malinaw sa'yo ang mga pinaniniwalaan mo? Ha? So, mahalaga ang cultural awareness. Halimbawa, class, yung example ko sa inyo before, you are in a situation, halimbawa, nagpunta ka sa US. Sabi ko sa inyo, in some states in the US, class, there are states kung saan legal ang abortion. Correct? So culturally,
culturally, hindi tayo sanay doon. Tama? Well, lalo ka na relevant, no? You've been in the industry for a long time, di ba? Have you experienced abortion? Yes po, yung mga nanay na... Medical abortion. Ano? Ibig sabihin for medical reason. Hindi, I mean, hindi ikaw nag-abort. Hindi. No. Siyempre sabihin, no. Grabe. Pero, oh, siyempre, ibig sabihin ko lang, class, sa tayo, hindi talaga tayo sanay dito sa konsepto ng abortion. Tama? Kasi yung turo sa atin and all. Ngayon ang tanong, ikaw ba bilang isang tao, ini-imbibe mo rin ba yung turo na yun, class? Naniniwala ka din ba dun, class? Well, hindi ko alam. Ikaw makakasagot nun, class. Okay? What are your beliefs? What are these practices or these philosophies that you believe in, class? Ikaw ang makakasagot nun, class. Kaya lang, kapag hindi malinaw sa'yo yung sarili mong belief, sometimes, if you are in a situation na medyo, ano, na medyo ethical, baka mahirapan kang mag-desisyon kapag walang cultural awareness. Yung parang, halimbawa, andyan na yung i-abort, ano ba? Magpa-participate ka ba o hindi? Again, walang tamang sagot yan, class. It actually depends on your belief. Diba? Kung sigurado ka, class, that you will hold the Catholic belief, class, or the Christian belief that life is sacred, so obviously, you will not participate. Tama? Tama ba? Pero kung hindi naman, edi fine, mag-participate ka. Walang judgment. It's, sabi ko nga, walang tamang sagot doon. It's actually based on your belief. You just have to be aware on what you believe. On your own culture. Your own values. Tama ba? You understand bakit mahalaga that you are culturally aware. Tama ba? Okay. Pangalawang aspeto is culturally congruent care. Kanina nabanggit ko na. Ang ibig sabihin dito, when we provide care, dapat ba ito ay naka-align? Fit ba ito sa ano sa culture ng mga pasyente natin? Yun ba ibig sabihin yung class? Congruent, naka-align sa care ng mga pasyente. I mean, sa culture ng mga pasyente. Yung care na ibibigay mo ay rumirespeto sa culture ng mga pasyente. Tama ba? Yun ba ibig sabihin nito? Ha, Denise? Yun ba ibig sabihin ng culturally congruent care? That when we provide care, we respect the patient's culture. Tama? Tama ba? Okay. Sige. Okay? At pagdating sa dulo, class, you'll be able to provide culturally competent care. Okay? Basically, class, ibig sabihin ng competent, marunong ka. Marunong kang rumespeto ng culture habang nagpo-provide ng care. Okay? Hindi ka nangangapa. Alam mo yung gagawin mo, class. Na nakakapag-provide ka ng care without disrespecting their culture. Do you follow? Do you understand this? Culturally competent care. You are able to bridge cultural gaps. Di ba? Kahit minsan hindi talaga match yung culture, you can still provide competent care. Culturally competent care, class. Okay? Kahit Muslim yung pasyente, tapos Pilipino ka, class, kahit magkaiba kayo ng pinapaniwalaan, you are still able to provide culturally competent care. Okay? Tapos ito yung model niya, class, parang sunrise. Para siyang sunrise. Di ba mukha siyang araw, class? Papaangat yung araw. Hindi, papalubot. Hindi ko matagalog. Mahina talaga ako magtagalog, class. Okay? Well. This is called the sunrise model of cultural transcultural nursing care, class. Okay? So again, class, it flows into knowledge about individuals, families, groups, communities, and institutions in diverse health system. Class, simulan natin from the top. Kasi ganun ang pagbasa nito, from the top. Worldview, basically this is how we see the world, the culture around us, class. Okay? With different dimensions, class. Okay? It could be affected by technological factors. Okay? Religious, kinship, cultural values, political, economic, and educational factors. Do you agree? Meron ding technological factors ang culture. Can our culture be affected by technology? Lalo ngayon, no? Sa panahon natin ngayon, class, sobrang laki ng, ano, ng influence ng technology sa atin. Una, communication. Tama? Mas madali na bang makipag-communicate ngayon using technology? Hello? Apo. Will this affect care? Yes po. O, class. Diba? Una,
Okay, uso ngayon ang mga Google Translate, right? Halimbawa, class dito sa Pilipinas, may pasyente ka, let's say, Espanyol. Meron kang gustong sabihin, kaya lang, walang sa station ninyo, walang marunong mag-Espanyol. Can you make use of technology to help communicate with the patient? Yes, sir. Oh. Oh. May mga pagkakataon sobrang effective ng Google Translate, except sa Japan. Kasi magala yung translation ni Google. Minsan hindi sakto yung translation ni Google, no? Magara yung translation. Subukan mo English to Tagalog. Minsan magara. Ano daw? Ba't daw ganyan yung translation? No? Minsan iba. Kaya wag din masyadong 100% magtitiwala kay Google. When I was in Indonesia last year I was in Indonesia class. Last year ba yun? Oo, last year I was in Indonesia class. Medyo may konting pagkakahawig yung pagsasalita natin with Indonesian class. Pero iba yung language nila, bahasa. Okay? Bahasa. Madali siyang matutunan kasi pag binasa mo siya, para lang siyang Tagalog. Alam ba, good morning. Good morning is salamat pagi. Salamat pagi sa muanya. Ganun magsalita yung mga Indonesian, ano? Okay? Nakakatuwa. Okay? So anyway, ang punto, we can use technology. Okay? Halimbawa, meron din akong pasyente. We want the patient to talk to his loved one, class, na iba yung language. Pwede naman, class, video call na lang para makapag-usap sila. Tama? Yun, class. So we can use of technology. Pero technology would affect culture. Sa atin, mga Pilipino, uso ang social media, di ba? Pero sa ibang bansa, hindi masyadong uso ang social media. Okay? Religious. Can religion affect culture? Obvious. Di ba? Nabanggit, napakadami ko ng examples kanina. Such as blood transfusion, yung mga ganyang belief, class. Pati yung dress code, minsan affected din yan ng religion, lalo na sa Muslim religion. May tamang pagsusuot ng mga damit, especially women, hindi dapat nakikita ang flesh. Di ba? Kaya nga minsan, yung talagang orthodox na Muslim, yung talagang sumusunod sa mga turo ng Muslim, ang nakikita mo lang mata, nakakita ka na ng ganung Muslim, yung kulob na kulob lahat, ang exposed lang mata. Bawal kasing makita ng ibang tao yung mga babae, class, na nakikitaan ng flesh. Kaya mata lang ang kita. Ang pwede lang makakita sa kanya ng buo, class, ay yung asawa niya. May ganun, class. And we need to respect that. So, religion. Kinship and social factors. Okay, mga, ano ba yung kinship? Family. Diba tayo mga Pilipino, class, ano, sobrang mapag-value tayo ng family. Diba? How would it affect care, class? How would it affect care? O, di ba? Kung ano ka, kung naniniwala ka sa value ng family, tayong mga Pilipino, kung ikaw Pilipino nurse, hindi mo hahayaang mamatay mag-isa yung pasyente. Di ba? Gusto mo, at saka ayaw mo ding mamatay, class, yung pasyente nang hindi nakakapagpaalam yung mga kapamilya. Di ba? Kasi naiintindihan mo kung gaano ka-valuable yung family. Di ba? Yes. O, yun. So, it would affect how we care for patients. This is also part of our culture. Cultural values, beliefs, and life ways, mga practices, kamukha ng mga nabanggit na natin kanina, class, ano? O kanina, yung pagbibigkis, hindi na yun sinusunod, okay, but it will affect care, tama? It will affect care. Okay, minsan, class, minsan hindi maganda yung nakasanayan natin. Sabi ng mga matatanda, pag bagong panganak, huwag daw maliligo. Okay, ikaw, kahit nga daw may regla, huwag maliligo, eh, maluluka. Narinig nyo na ba yun? Yes, nakakabaliw daw. Maluluka daw. Obviously, walang scientific basis yun, class. Diba? Tama ba? Oo, wala yung scientific basis. Kaya okay lang, class. Maligo ka pa din. Okay? Huwag mo na lang pakita sa lola mo kasi yung lola mo yung magagalit eh, no? Okay. Maligo ko na naman. Di ba may regla ka? Ayan, class. Political and legal factors. So, meron bang epekto sa culture natin yung politics? Mm-mm. Alam niyo sa China, I don't know kung ganito pa din sa China, no? Dati may one-child policy sa China, pero alam ko tinaasan na nila, two-child na yata yung allowed. Two children. Kasi ibig sabihin, alam niyo ba, class, na ang China ang pinakamaraming population sa buong mundo? Kaya nga, class, alam niyo, class, ang English, hindi na ang English ang most spoken language in the world. Hindi na. Ano na? Mandarin na. Mandarin, to be specific. Kasi ang Chinese, pwedeng Mandarin, pwedeng Cantonese. Depende sa region sa China. Okay? Kapag, ano, kapag ka... Mas maraming nagsasalita ng Mandarin. Kaya nga sa
sa world record class, ang the most spoken language is Mandarin. Not because maraming parte ng mundo ang nagsasalita ng Mandarin, but because maraming mga Chinese sa ibang bansa. Maraming tao ang nagsasalita ng ano ng Mandarin for that matter class. Okay? Pero class, ang tinutukoy ko class is sobrang dami ng tao sa China. Sobrang taas ang population. So the government politically has mandated class, okay, one child policy before. Pero alam ko class nagbago na to. Sorry, I'm not updated with their policy. Pero before kasi one child policy, alam mo yun class, the sabi nila ano lang daw, isa lang daw dapat ang ianak, okay, ng isang couple. Okay, kapag more than one, I don't know exactly the details kung ano ba, papatayin ba yung bata o kung anong gagawin, ilalaglag yung bata, abortion class, pag nabuntis ka ng pangalawang beses. Pero as far as I know, nagbago na siya, hindi na siya ganun. Pero ibig kong sabihin class dito, yung political factor can also influence culture. Kasi yung batas yun, utos yun ng gobyerno eh, no? Tama ba? Can politics affect culture? Yes po. Ah, class? Okay. So yun. Ano pa? Economic. Pag economic, pera ba yun? Yes po. Pera ba yun, class? Yes. Oo, class. Can that affect culture? Can that affect yes. culture and how we care for patients? Yes. Okay. Pero yes. yun, parang kahit gusto nating ibigay yung mga dapat na health services sa mga pasyente natin, because of economic reasons, hindi natin magawa. Tama? Okay? Now, when you provide care, again, this is influenced by these factors. Okay? Influenced by these factors. And then, okay, as we do that, we need to learn the culture. Merong dalawang paraan to learn the culture. Generic and professional. Generic is when you learn by emic. Yeah. Ano yung by emic? By experience. And professional is learning through formal education or formally being taught. Di ba? Naturuan ka class. Okay? At kapag natutunan mo na yan class, we can provide nursing care. Tama ba? Considering all these factors class, we can provide nursing care, culturally congruent nursing care. Merong tatlong nursing care decisions kang pwedeng pagpilian class. Okay, pag natutunan mo na and when you provide care, meron kang tatlong pwedeng decision. Isa lang dito pipiliin mo. Will you be choosing class cultural preservation or maintenance or cultural care accommodation or negotiation? And the third one is cultural care repatterning or restructuring. So anong ginagawa mo sa bawat isang decision? Sa first decision, which is cultural care preservation, ang ibig sabihin, halimbawa, nandun ka na, kasi nagpunta kang Saudi. Okay? Cultural care preservation ito, if you decide, class, to maintain, class, your culture, your own values, your way of life, wala kang babaguhin, class. Do you understand? You will maintain your own culture. So kung as a Filipino, class, wala kang babaguhin, class, doon sa culture mo. Pilipino ka umalis, Pilipino ka dumating, Pilipino ka ding uuwi. Do you understand? Wala kang babaguhin, class. Wala. Nag-a-adapt ka, class, okay? Pero ano, hindi mo babaguhin yung culture mo at culture ng mga pasyente. Tama ba yon? In nursing care, class, pwede ba nating anuhin yon? Pwede ba nating ibahin? Mamaya pwede. Pero ito, binago mo ba? Pwede itong applicable sa nurse, pero mas mahalaga ito, applicable ito sa pasyente. So, anong ibig sabihin ng class? Kung ano yung culture ng pasyente, babaguhin mo ba o ipapreserve mo? Hello? Ipapreserve mo ba? Ipapreserve mo. Even wala tayong babaguhin, class. Okay, this is possible kung hindi naman harmful yung culture na pinapractice niya. Tama? Kung di naman harmful, pwede naman nating i-maintain. Tama? Ano sige yung pwedeng i-maintain na hindi naman harmful? Ha? Na hindi naman harmful. Hindi natin babaguhin yung paniniwalaan ng pasyente
kasi okay naman siya class. We will maintain the meaningful care values and life ways of our patients class. Ah, halimbawa class, ganito. Your patient died. Okay? Eh, alam niyo sa Muslim, ewan ko ba't masyado na akong familiar sa Muslim. Kasi when I was in Indonesia, ang mga Indonesian Muslims din. So I learned a lot from Indonesia. Kasi I stayed in Indonesia for a month. No? For a month. That's school-related class. For my doctoral degree. So, madami ko natutunan sa Indonesia about Muslim din class. No? Sabi nila, pag namamatay ang pasyente, the patient's head should be placed towards the east. Dapat nakaturo daw yung ulo ng pasyente. Saan daw nakaturo? Sa east. Bakit? Ano ba yung east sa Tagalog? Sa silangan? Tama ba yung Tagalog ko? I'm not sure. Namabuna talaga ako sa Tagalog. Tama ba yung Tagalog ko? Silangan? Yes. Oo, so east. So nakaturo daw dapat sa east. So when I ask why, kasi daw, di ba pagpatay na, what's the religious place in the Muslim or in the Islamic religion? Anong tawag nila sa kanilang ano, holy place? Mecca. Narinig niyo na yung Mecca? Yes. Narinig niyo na yung Mecca? Na yun daw yung holy place ng mga Muslims class. So pagka namatay ang pasyente, kahit nasa ang parte ka ng mundo, hanapin mo yung east at dun mo ituro yung ulo ng pasyente, yung posisyon ng pasyente. Pag nilibing yung pasyente, ganun din, dapat it's towards the east. You understand, class? Nagigets niyo ko? Hindi naman harmful. Edi sundin natin. Tama? At saka ito pa pala. Pag namatay yung pasyente, ang pwedeng mag-care dun sa body ng pasyente, dapat of the same, of the same gender. Kapag babae yung namatay, babae lang pwedeng mag-care ng body. Gets niyo ko? Hello? Hello? Gets niyo ako? Yes po. So, anong gagawin mo pagka cultural care preservation? Babaguhin mo ba? Hindi po. Maintain natin sa class. Eh, paano kung hindi posibleng i-maintain? We can negotiate. We can accommodate. Pwede nating i-adapt. Tama? Ikaw as a nurse, pwede mo ding i-adapt. Pero si patient, pwede ding mag-adapt. Pwede siyang magbago ng culture. Ha? Pwede niyang baguhin yung culture niya, class? Yes, sir. Ha? Pwede. Ha? O class dito, pwede niyang baguhin, pero hindi niya pa rin kumbaga ile-let go yung original. Parang, ang tawag doon, mag-a-adjust siya, pero hindi niya fully ile-let go yung original practice, class. Okay? Kung halimbawa, Pilipino ako, class, mayroon akong mga natutunang ano, Muslim na practices, pero I'm not naman, ano, ang tawag doon, hindi ko bibitawan yung pagiging Pilipino. Parang ganun, class. You follow? Parang i-adapt ko lang din sa class. With my present culture, ihahalo ko na yung natutunan kong bago. Do you follow? Okay. Sa pasyente, ganun din, class, no? Sa pasyente, okay, pwede din sila mag-adapt. Okay? Hindi naman nila totally i-deny agad yung kanilang sariling culture, no? I-recognize, i-adapt lang nila yung mga tinuturo mo, class. Tama? Yung ituturo mo. So, nakikipag-negotiate tayo, class. Do you follow? Okay, mamaya meron akong ipapanood sa inyo para makita nyo kung paano siya ina-apply sa practice. Okay? Para may idea na rin kayo kung anong gagawin ninyong project. So, again, kapag ka-accommodation, ina-adapt mo ba yung culture? Pero, okay, class, kakalimutan mo na ba yung mga original mong culture, yung sarili mong culture? Kakalimutan mo ba? Hindi. Hindi. Pero pwede kang mag-adapt. Pwede mong idagdag yung mga bago mong natutunan, class. Tama ba? Tama ba? So yun yung gusto natin din sa mga pasyente. Hindi natin completely aalisin, pero dadagdagan natin yung culture niya. Parang nakikipag-compromise tayo, nakikipag-negotiate tayo. O sige, pwede mo yung gawin, pero ganito dapat. Tama? Tama ba? Mamaya meron akong papanood sa inyo para mas ma-appreciate niyo yung class. About, I think it's Albanian culture sa Albania. Okay? At panghuli, class, is cultural care repatterning. Ito, class, totally babaguhin mo na yung culture. Sasabihin natin na it's not healthy to do this, so you have to do it differently. Ito, class, babaguhin na lahat. You will be repatterning and restructuring the culture of your patients. Tama? Totally babaguhin natin. Hanggat maaari, ayaw natin dumating dyan kasi we need to respect patients' culture. But if the culture is toxic,
if the culture is damaging, if the culture is dangerous, kailangan ba natin yung ibaguhin? Diba? Dangerous sa health for that matter. So, pwede. Okay? Sige. So, basically, anong pinakamahalagang application nito? Anong pinakamahalagang application? Sa nurses, sa mga nurses, okay, lalo na class, if you are eyeing class to work overseas or to work abroad, class, to work abroad, mahalaga ba that you understand transcultural nursing? Opo. Yes po. Makakatulong ba ito sa'yo? Yes po. Para hindi ka pa culture shock. Okay, so that's it. So yun yung pinakamahalagang application nito sa atin class ng mga Filipino nurses class. Because if you want to work in a different culture, actually sa loob nga ng Pilipinas, nag-iiba-iba din ng culture eh, di ba? Kung taga dito ka sa Luzon, pag dinala kita sa Mindanao, pwede bang meron doon mga practices na bago din para sa'yo? Opo. Opo. O pwede din yung class. Okay, so talagang mahalaga that we learn the culture class. Okay? Therefore, as students class, it is your responsibility to learn well from your subjects na may kinalaman sa culture. Well, actually, in the list na to eh. Wala, dati class, no, when I was a student, meron kaming anthropology class. Okay? Pero in the list na siya class eh. Wala na siyang ganun. So literally, ikaw na lang class. Sa ngayon ba class, meron ka ng ina-eye na bansang gusto mong pagtrabahuhan kung ikaw ay magtatrabaho abroad? Meron ka bang Yes. Yes. Saan? Saan yung gusto mo? New Zealand. Mahilig ka sa baka. Mahilig sa nature. Kayo class. Meron ba? Wala pa. Switzerland. Switzerland. Bakit mahilig ka sa ano? Sa chocolate? Hindi naman po, sir. Daming chocolate doon eh. Bakit gusto mo sa Switzerland? Parang ang peaceful po. Peaceful. So, naguguluhan ka sa Pilipinas. Okay. Ikaw, Joy, saan mo gusto mong pumunta? Wala. Dito ka lang. Mahal mong Pilipinas. I'm happy for you. No? Ayun, class. Anyway, so yun yung pinakamahalagang application ng ating cultural care theory. Okay? There's another case in your module in page 77. Yung class, naiipo na yung mga modules ninyo. Okay? This is in page 77, the transcultural nursing theory application. There is a case study there and you have to answer that too. Did you understand cultural care, class? Yes, po. Did you understand? Yes. Okay, so I think that this will be the end of our lecture for today, class. Did you learn today, class? Yes, sir. Yes. Good. Very good.